I'm gonna go to the bathroom.
Yes, Super Echo. Magandang gabi po. Sound this. Sound this. Sound yes. Hello po. Hello. Good evening po. Ayan. Baga tayong pumasok para pagdating ni Attorney eh marami tayong mapasaya. Marami pa tayong matanong kay Attorney. Hello po sa inyong lahat. Good evening. Welcome to Chika Pamore. Yes, good evening po sa inyo. Happy lang. Happy Friday, everyone. Siyempre, patiin natin yung mga naunang pumasok talaga nga lamang quarter to nine pa lang talaga. Eh, Diletada is in the house agad-agad. Sumunod si Gotthard, si Sophia, si Myrtille. Hello, Myrtille from Australia. Tapos si Heidi. Tapos si Tonet. O, tapos si Margie. Tapos si Modesta. Tapos si Boise Caragay. Tapos si Ronnie Idian. O, diba? Ang galing. Mark. Andyan din si Mark. Okay, basahin muna natin yung mga, ano, mga kineso. Yes, hi again Noel and Heidi here watching in Pateros. Good evening po sa iyo Ramal Chica. Hello, good evening din sa iyo Heidi and Noel. Naku, mag-ready-ready na kayo. Kung meron kayong mga problema ng legal matters nyo, mga ganyan-ganyan, pwede na kayo magtanong dito mamaya-maya. Libre ito ha, for the very first time sa live. Sa FB Live nangyayari ang ganito. Usually sa TV lang ito, pero ito ngayon sa FB Live for the very first time. Hindi tayo pinagkaitan ni Attorney Bruce. Hello, Ronald from Tonet Gimbau Libot. Hello po. Margie, hello. Good evening, mga kachikas pa more. Happy Friday. Sophia. Magandang gabi, Romel. Hello sa iyo, Sophia. Si Modesta, kumbawa. Magandang gabi, kachika. Boy, si Caragay. Hello. Good evening. Ronnie Idian. Sabi ni Myrtille, masaya na naman po ang gabi. Hopefully, maging masaya tayo. Basta positive lang tayong lahat. Happy-happy lang. Magandang gabi po. Dims Ignacio from Singapore. Aba, aga-aga. Hi again. Yeah.
keep on sharing po para pagpasok po ng ating panauhin na talaga naman pasasabugin ng ating gabi ng kaligayahan at kasiyahan at karunungan na ako taglang ni Attorney Gusto ko. Ay nako, get ready na kayo dyan. Kaya maaga ako pumasok para, alam mo yun, wow, special guest po. Good evening po, Mama Romel. Present po. Yes, Serena Jill Salazar. Excited na ako magtanong. Ay, agad. Iba din si Gotthard. Totoo yan, okay lang yan kasi ginawa naman natin itong gabi ito. Special kasi para po sa inyo na syempre meron kayong mga bagay-bagay na magustong malaman. Alamin ang sagot na wala naman kayong paraan para malaman ng tunay na sagot. Ito na, tinala ko na sa FB ang nag-iisang mga kaibigan. Diyos ko. Ang Diyosa ng Ball Jack. Good evening po, Japs Bremer, Jersey. Ay, andyan na ba si Japs? Hindi ko pala. Ay, andyan na si Japs, si Mabuhay. Iba din, si Mabuhay, no? May tanong din si Mabuhay, maaga din siya. Buti maaga ako natapos. Ay, basta i-get ready nyo na po. Kailangan papasukin natin si attorney yung hindi naman nakakaya yung viewers natin. Dapat marami tayo para hindi naman nakakaya sa ating nauhing pandangal ang ating attorney Bruce Rivera. Kailangan, please share this live bago natin papasukin ang ating bonggang-bonggang attorney. Si Chell, ay, Chell, beshi, ganda mo naman. Ay, may tanong ka ba, Chell? Ito na, may attorney dito ngayon. Chell, magtanong ka na mga problema mo, ha, sa trabaho. Charot. Carlos Wimpiap, hello. Ay, hello, Carlos Wimpiap. Kamusta na? I miss you. Wow. Naligaw ata, yes. Ah, busy lang naman daw siya. Okay lang yan. Sige, paramihin pa natin ng paramihin bago natin papasukin si attorney talagang get ready. Chika pa more, ito na talaga ang level up na chikahan with attorney Bruce Rivera. Bakit nawala ang badge ko? May nagnakaw. Okay. Keep sharing! Handa na po ninyo yung mga tanong. Pero for the meantime, kapat kilalanin muna natin si attorney. Ako personally, gusto ko makilala si attorney. And kayo din, I'm sure, gusto nyo makilala ng lubusan si attorney Bruce Rivera. Ganon. Nebe, good PM kay Long Hiteroza. Hello, good evening po. Keep on sharing. Maya-maya, papapasukin na natin ang ating panauhing pandangal. Ganon, panauhing pandangal talaga. Mamaya, magmukhang ano tayo dito. Ganon, iba. Iba ang peg ng Chika Pamor ngayon. Kaya, ngayon pala magbatian na tayo mamaya kasi mamaya makikinig tayo sa mga sasabihin at mga, alam mo yun, solusyon sa ating mga problema. Panawagan po, bawal lang pong magtanong ng politics, okay? Iwasan po natin ang politika, pwede po tayo mga legal matters, pag-ibig, kaibigan, relasyon, basta wag lang politika para maiba lang. Para relaxation na rin ni attorney itong Chika Pamor, di ba? Bigyan natin siya ng magandang relaxation na kasama tayong Chika Pamor. Leo Cana, Leo Canoy, hello! Pabati po kay Bonbon, kay Romel. Ayan, meron kami bisitang attorney, pwede kayo magtanong ha. Anything under the sun. Leia Reyes, magandang gabi sa lahat. At syempre magandang umaga sa iyo from Winnipeg, Manitoba, Canada. Padamihin lang natin ito. Papaslakin muna natin ito. Kailangan maging pwede ba tayo maging 40 dyan? Ayan, kapatid ko. Oh, nasa Singapore, favorite na favorite niya si attorney Bruce Rivera. Yan. Japs Bromeo, you're seen. Hello. Hello, Kendra. My Princess Kendra. Hello. And my Pogi Kenzo. Happy watching. From Singapore. Yes. Ay, ayan na rin si Imo. Di rin ba? Ganda gabi sa lahat ng CPMs. Thank you so much. Ganon.
Itaas pa natin, papapasukin na natin si Attorney Bruce Rivera. Ay, nag-hello daw din yung pamangking ko. Hello, Kendra. My Princess Kendra. And my handsome Kenzo. Ayan. Handa na ba kayo? Yes. Naka-standby na si Attorney. Hello sa ating mataray na attorney at mahilig mang Boljack, ang pampagana sa umaga. Totoo, La Arnie. Ay, mukhang nanonood to ng Boljack. Iba din si La Arnie from Hong Kong. Ayan na si Chelsea. Abang aaga ng chikap. Good evening, everyone. Okay, pun sharing muna tayo. Papapasukin natin si Attorney pag naka 30 na tayo agad-agad. Agad-agad to, papapasukin na lang si Attorney. Pag naka 30 na tayo, papapasukin ko na si Attorney. Parang hindi naman nakakahiya, di ba? Diyos ko. Heru, boy si Karagay. Good evening, Imo de la Cruz. Okay po, sharing. Sabay-sabay po tayo mag-share para maabot po natin 30 and then papapasukin na po natin ang ating panauhin. Ganda gabi sa Romel at sa lahat. Jiro San. Ayan na, 30 na. Ang saya. Okay. Handa na ba ang lahat ang aga, di ba? Agahan natin ito. Ay, bumaba. Kailangan ma-maintain natin ito. Ayan na. Get ready. Up, up. Ayan na siya. Sige lang, Attorney. I-fix mo muna yan. Wow. I can see you now, Attorney. Ay, mukhang hindi mo naman pinagandaan. Pero sandali naman, Attorney. Grabe ka din. Okay. Ito na. Konti pa. Bago natin pa. Kailangan meron tayong tina-target na viewers para bago lumabas si Attorney. Ayokong nakakahiya kay Attorney. Kailangan maganda ang pasok niya, nakaka-good vibes, hindi kaunti ang viewers. Siyempre, Attorney, ito no, Diyos ko to. Piriin mo, naimbitahan natin sa Chika Pamor lang, pumayag. Diyos ko, alala. Naku, ito na. Bahala kayo, kailangan itaas pa natin to. Attorney, wait lang ha, nakikita na kita mga reaction mo, ang ganda-ganda mo. Sobra ka sa akin, pinagandaan mo talaga. Okay. Sige lang, push pa more, push. Push pa, push. Sige lang. Ayan na, keep on sharing. Sabay-sabay po tayo mag-share agad-agad para ma-reach po natin ng 30. Lalabas na po ang ating bonggang-bongga. Ito po ang usapan lang dito ay kaswalan. Kaswalan para maging masaya na. Pasayahin natin si Attorney para hindi masyadong seryoso kasi pag seryoso may bayad, oh. Kaya kailangan dapat tama lang, hindi yung seryosong seryoso kasi wala naman tayo sa ano, no, sa korte para magseryoso tayo. Kailangan ma-enjoy niya para alam mo na, part 1 pa lang ito, malay mo, di ba? At naniniwala ako pagkatapos ng guesting ni Attorney Rito, naku, ang dami nang kukuha sa kanya kasi na pwede pala siyang i-guess. Ganon. Okay, eto na, malapit na. Papapasokin natin si Attorney. Ayan na. Hello, Mama Noriel from Jeff's Jersey. Ayan na si Minerva Girosan. Yap, yap, yap. Okay, eto na si Attorney. Papasukin na natin si Attorney. Get ready na, Attorney. Okay, eto na siya. Papasukin na natin si Attorney. Yes. Magandang gabi po sa inyo lahat. Hi! Hi, kapatid! Kumusta? Hi! Iba din! Iba din! Gabing ko muna yung banner natin para maganda yung banner mo. Oh, magtanong kay Attorney Bruce Rivera. Yes! Legal advice ba ang PEG o ano? Anong klaseng advice ba kailangan? May legal advice din, pero ikaw na. Kung paano ka magiging masaya ngayon gabi. Welcome to Chika Pamor, Attorney. Alam mo, Attorney, may sasabihin ako sa'yo. Yung kapatid ko na sa Singapore, noon pa niyang sinasabi kitang panoorin daw kita. Wala pa ako sa 5 noon ha. Panoorin daw kita kasi mataray ka daw talaga. Napakanuknukan kami mo daw. Ito si Cheryl from Singapore. Pabati daw agad-agad. Cheryl Villamornay from Singapore.
Cheryl Villamore, hi. Of course, thank you for ano for your support. At saka, syempre, malamang kapatid mo Becky, mas Becky ka ata kasi may kapatid din ako na babae, mas Becky pa sa akin. Kaya Oh, Miss sobra. Cheryl, love ya. Mwah. Yes, eto na. Magmula nung ipinost ko yung poster mo, eto na, naglabasa na lahat ng mga fans mo, ha? Ayun, eto dapat talaga. Eh. Kaya nung sabi ko nga, it's about time na talaga simulan muna sa Chika Pomor para pag nakita ka nila dito, eto na yun, iimbitahan ka na nilang lahat, lahat ng mga kabaklaan. Eto na yun. Para, di ba, libang ka rin, di ba? Oo, nakakatuwa kasi magchikahan. Minsan, kaya nga ako, gumagawa din ako ng Red Lips Chronicles ko, sarili kong, kunwari, sarili kong show, pero ang ano lang talaga dyan is makakuda ka lang, di ba? Para pang labas ba ng ano, ng stress, ng mga Oo. bagay-bagay, ng mga tinatago mo, kinikimkim mo sa sarili mo, sa mga nakaraang buwan na naka-lockdown tayo. Parang wala tayong mapaghingahan eh. So, maganda itong Sobra. mga ganito, Alam mo, mga sorry to tell you, mga frankly, nung nakita kitang nagla-live na nagsosolo ka, sabi ko, ala, gusto ko siyang kausap para may kausap siya para mas lalo siyang masaya. Kasi alam ko, nararamdaman kita parang naglalabas ka lang ng, alam mo yon, stress, tama. Anxiety, kineso, di ba? Tsaka ako talaga, ang ginagawa ko, pag medyo masama ang, talaga mababa, down ako, hindi ako nagla-live kasi, na i-impart mo yung ano eh yung parang yung negativity mo sa audience mo. So ang ginagawa ko talaga nag pag ganyan kumakanta ako, nagbi-video okay, yung mga ganun papalipas. Pero pagbalik ko, yung para maganda na ulit ang mood ko, doon ako nagla-live para lang i-ano ilabas mo yung mga naisip mo. So naging positive naman siya so far. O, di ba? Kaya sabi ko, siguro tamang-tama lang siguro maging kaibigan ko to si Atty. Para makatulong, para maibsan naman yung ano niya, yung kalungkutan niya na minsan, di ba, magte-text ka sa Christopher Minute na nag-iisa ka, lagi ka nag-iisa, di ba? Oo, at saka ano, saka nakakatuwa kayo dalawa ni Nay Christy kasi yung, for example, pagpupunta ako ng ano, Camp Olivas sa Pampanga kasi nag-direct ang connect action agad ako, nag-co-host ako doon. Yung pagbalik ko, yun talaga yung pag-on ninyo. Eh, nanonood muna ako ng Wanted, tapos naiinis ako kasi may madaming mga, di ba yung kalukahan sa buhay. Tapos pagdating na ni Christy, ayun, kayo yung naging, ano ko, yung naging, tinitext ko, minsan pinaglalaro ang ko, yung nakakatuwa, nakakatuwa kayo dalawa. Nakakatuwa. Pero ngayon pa man, alam mo, Atty., i-congratulate natin tayo kasi alam mo, for the very first time, ang taas ng viewers at nakikita mo ba kung gaano ka kaganda? Ang ganda-ganda mo, alam mo, Atty., ay, palakpakan naman natin si Atty. Nag-share din ako, salamat sa mga haliparots kasi aking mga halitos. Oo, sobra. Okay. Attorney, may nakikita mo ba yung mga viewers natin? Yes. Sige. You may read some. Para naman, oh, alam mo, kasi yung pakiramdam ng binabati nila yung gusto, yung ano, idol nila, binabati sila. Diga. Go, attorney. Hello, si Jack, of course, si Jack Jersey, top fan. Tapos si Boise Caragay, hi, CG. May ang dami mga ano, ang dami mga accountant na nagbibilang. Si Jiro San, si Sofia Isla Kinson, of course, si Margie Gonzalez, si Myrtle Albutra Singh. At ay, saka si Budet. Oo. Ang dami. Thank you ha. Thank you sa lahat. Nakakaloka. Parang, ano, parang... Alam mo, mukha ko talaga si Shasha Padilla. Sinusundan ako. Ay, oo, actually ako, nahihiya ako kay Shasha, kay Mop Shasha, kasi sa totoo lang, hindi dahil sa kanya, kundi lang magkahalos magkamukha kami dalawa, parang hindi ako nabigyan ng career sa beauty pageant, kasi dati pag look alike ka, talagang naluloka yung mga tao eh. So kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magkaroon ng parang follow into beauty pageants, and then binigyan ako ng confidence, kaya ang dami ko na panalunan sa Miss Main, and then it made me confident, at tsaka kaya naging ano ko, nag-aaral ulit ako, and then I became a lawyer. So, nagsimula lang doon. Na hindi ko naman alam na kamukha ko talaga siya, na nalaman ko lang na kamukha ko siya nung nag-ano ako, nag-asheret ako kay Dolphy dati, yung movie niya na Black Magic. Ginawa ko asheret kung ano, sinihan. So, siyempre, yung lola mo, naka-forward. Tapos nakita ako ni Dolphy, uy, kamukha ko si Shasha. Tawa ko ng tawa. Kamukha ko ba talaga? Tapos tumatawa siya, kaya yun doon ko na realize.
Pero isimulan natin ito ng kwentuhan na makilala ka muna ng very, very light ng ating mga viewers. Yes. Sino ba si Attorney Bruce Rivera? Yan. Yung mga short-short lang kinet, no? Ang hirap i-define. Ang hirap i-define ako. Kasi ang dami ko pinagdaanan. Ang dami kong, roles na I played. Like, I am a gay beauty pageant winner. I am a lawyer. I am an LGBT advocate. I am a trial lawyer. I am a spokesperson. I am a blogger. Yun lang. Yun siguro. Yes. Ito ang gusto nilang una. Diba, at ang news anchor pa lang. Oo. At saka attorney, alam mo, lahat ng mga nanonood, syempre, pag meron ng bago ang pangalan mo, may attorney, unang-unang, saan kaya nag-aral si attorney? Yes. San Beda po. San Beda College. San Beda, Mindoro. Hi. Tapos, nagturo ka na rin doon. Yes. Kasi diba, nung nag-college kasi ako, pag-girl ako. Naging presidente ako ng student council doon. Pag-girl pa rin talaga ako. Tapos nung college na, sinabi sa akin na, anong law school na, sinabi sa akin na, kailangan magpaminta ka kasi baka hindi ka makapasa sa San Beda. Kasi sa San Beda, nag-kick out ang estudyante. Totoo. So, oh, kami lahat 700 kami starting first year. Ang umabot ng 4th year siguro mga sa batch namin ha na 4 years mga 7 lang kami or siyam. Ang talagang 5 years na. So 75 kami ng graduating class ng batch namin. So sinasabi ko na pagkudo ako ng book, nagpalalaki ako, naging lalaki ako. So after I graduated from law, kinuha akong professor. Pero diba? Talagang pumuputok ko sa isip ko, shit, parang hindi ako ito. Parang ganun. So I had to like, ah, talagang kumakawala na talagang pagiging babae mo, ganon? Hindi. May isang issue na napilitan ako magsabi ng totoo. Kasi tinago ko yung past ko being a beauty queen, gay beauty pageant thingy. Tinago ko sa lahat. Pati yung mga ano ko. Tapos yung Valkyrie issue nangyari. May sinulat akong post. Tapos ang nangyari was that nagalit yung mga bekas. Sinabi ko, hindi mo alam kung anong pinagdadaanan namin. Sabi ko, ay hindi. Alam ko. Kasi nagpa-girl ako noong 90s, mas nakakatakot nung magpa-girl kasi talagang harap-harap ang pinaglalaro, pinagtatawanan. Mabuti nga ngayon, natatakot na sila. At saka dati, pag talagang beggy ka, talaga mas nakakasyokot diba? Dati kasi hindi pa sila open. Hindi katulad ngayon, rampa to death sa TV, carry lang. Oo, dati walang ganyan eh. Sobrang ang big deal talaga magpaka-girl ka dati, ang big deal, ang dami nagagalit. Ako for a time, hindi ako iniimbita sa mga family reunion kasi nakakahiya daw ako. Ngayon, diba? Ako ang star. Yes! Diyos ko naman, no? Magsalita ka ba naman ng boljakin mo yung mga taong kinakausap? Hindi ka ba maging star? Ang lakas ang loob mo din, no? Mga pinaboljak mo? Gusto ko lang kasi itaas yung antas nating mga bet in general kasi napaka generic ng tingin sa atin eh, yung mga artistic tayo, entertainment, mga ganun. Pwede naman kasi mag-girl ka, maganda ka, okay ka naman tignan. Tapos, ang opinion mo, respected ng karami ng mga tao. Respected or nagagalit sila sa opinion mo. So, okay lang yun sa akin. Ang tsaka kasi lang mas authority mo. Diba, ang tsaka lang kasi authority, diba, pag bakla, kahit na hindi mo ginawa, yung isang gumawa lang, lahat damay-damay. Yun ang nakakataka. Diba? Pag sinasabi nila, lahat ng bakla, malandi, bastos, mga ganun. Bastos. Kasi ako sa buong buhay ko, never ako nagkaroon ng issue sa yung mga sexual harassment na yan, yung mga chatting time. Wala akong issue ganun. Kasi nga, iniisip ko muna parang, ikakataas ba ng antas ko ito? Ikakababa? Quiet lang talaga ako. Parang iwas. Kaya yung mga baklang matitino, wala eh, natatabunan tayo ng mga baklang balaj. Alam mo yun, di ba? Kaya sana naman yung mga bakla magpakatino na rin. Pwede naman maging bakla lang na happy and gay lang sana, di ba? Hindi na yung mambabalaj pa ng ibang show. Oh. Kaya lahat tayo damay-damay. Okay yung ano, yung kayo-kayo lang, maglulukahan kayo. Yeah. Mga bakla, nakakaintindihan tayo. May sarili tayong language eh. Yung parang okay tayo pag mag... For example, kami, dati, maggrupo kami. Pupunta kami isang resort, maglulukaw kami lang, pero kahit balaj na doon, walang problema, wala namang maapektuhan, pero alam natin ang gender sensitivity kasi kailangan, sensitive pa rin sa mga heterosexual, pero kasi may tao talaga na naaaning eh, may tao talaga parang, hindi ko kaya to, diba? So, yun ang iwasan natin, na huwag tayo masyadong
Kasi ito, ito yung ko sa iyo. What makes you decide na magpa-girl? Dati na kasi ako nagulat na lang ako nung pumasok ka minsan sa araw. Ay, Diyos ko, teka naman, di ba? Anong naisip mo nung araw na yun? Bakit ka nagpa-girl? Hindi. Ako honestly, dati na talaga akong mukhang babae. So, nung nag-pageant ako, madali yung transition ko kasi nga, may condition, ang tawag na Klinefelter syndrome. Ay. Ano yan? Parang nalaman ko lang nung 40 years old ako na yung chromosomes kasi natin, X, pag babae kasi, di ba? Pag lalaki, X and Y, di ba? Ang X ang babae na chromosome, ang Y ang lalaki. XY talaga lahat ng tao. Ako, apat na X, isang Y. Ay, teka naman. So, medyo kalukahan, oo. Marami mga sakit yan, but of course, ano lang siya, parang naging condition ko na rin siya. Tapos, later on, alam ko, so, madali, never ako nakatikim ng pills. Wala, never ako nakainom or nagpa-inject ng any pills kasi nga, natatakot ako. Pangalawa, wala akong Adam's apple, yung mga ganung bagay ba. So, madali. Yung sa Boljack, dati na akong alam mo yung nakagawa ko ng character ng tawag ay Minerva. So, parang ano na siya, parang alter ego lang talaga siya. So, iba si Attorney Bruce, iba si Minerva. Parang yung si Minerva, masabi ko lahat ng gusto ko sabihin. Hindi ako masyadong nagpapaka-Bruce na dati kasi si Bruce conservative, hindi naman straight, pero bakla na hindi yung alembong, kung ba sabi okay. Niya. Baklang behave. Kaso, naipokritohan ako kay dun sa character na yun kasi sa totoo lang, hindi naman ako ganun, hindi naman ako pakawala, pero hindi ako na yung keep things to myself. Parang sasabihin ko, parang, magmukha kang ganyan, magmukha kang hagar, di ba ganun? Parang hindi ako yun. So, sa Bolja kasi, nung simula, para kami dalawa ni Atty. Sa lalaki. Tapos sinabi sa akin ni Ma'am Gladys. Yes. Gladys Lucas na, alam mo, sa totoo lang, ang character talaga is dalawang, isang babae, isang lalaki. That's the idea of a morning of a show. So, kami dalawa ni Diyos, pareho kami ng boses. Di ba? Oo. Pareho mababa. Oo. Parang palandian boy. So, ano ka ba? Ganon. Eh, parang so pag natingin mo kami sa radio, halos magkaiba boses namin. Halos magkapareho. So, hindi alam kung sino sa salita. Until the time, parang, magsimula kaya akong mag-ayos. So, nag-ayos ako ng dahan-dahan, slight. Malaki na palaki ang engagement. Naging ako na ito, kausap mo. Hindi na ako nabaka, oh, teka, sir, ano ba yun? Sir, hindi ako sinasaniba ni Bogart. So, yung parang, commissioner, ano ba talaga? Di ba, ano tanong mo, ganun? So, yun, unti-unti na hanggang naging nakakaloka na. Kasi, binabantayan na ng tao. Kasi initially, radio lang talaga kami. Initially, radio. Tapos bigyan kami 1 hour sa TV. Ano yun ha? Free TV yun ha? Action TV. Diba? 1 hour initially kasi nga, sa outfit of the day ko. Na may titignan yung outfit niya. Imaginin mo yun. Shopping network. Binigyan kami 1 hour. Alam, naging 2 hours na talaga. At saka napunta na tayo sa 1 PH. Kaya, diba? Diba? Nakakatuwa naman. At saka, ang maganda pa dyan, kakaiba talaga yung Belja. Alam mo kung bakit? Isang pag-girl, tsaka isang pamin. Alam mo yung iba, napaka-unusual na panoorin yung gano'n. Usually, isang pag-pamin at saka pag-girl na totoo. Pero yung pag-girl at saka pamin na pagsasamahin mo na magbabali, taktakan. At yung pamin, yung conservative, yung pag- Hindi na nakatuwa pag niloko mo sa lalaki. Ay, di ganyan. Di, alam mo yung mga, yung tingnan na dalagang bakla. Alam mo, negative pag nag-uusap kayo. Alam mo yun? Kaya kuwang-kuwa nyo lahat talaga yung mga tao. Tsaka talagang may recall talaga kasi yung ng tandem ninyo kakaiba. Oo. Totoo, admittedly, ako masaya ako sa Bolja kasi hindi wala na kapag-isip na dalawang beke na sa political talk. Kasi karamihan pag dalawa, mga beke, showbiz, chismis, yung mga ganun ba? Oo, di ba? Kasi ang showbiz naman, kasi parang politics din yan eh, may chismis din, may actingan din, may
Iba-iba lang ang character, pero same pa rin ang ano, ang atake, iba lang yung mga character. Diba? Iba lang yung character. Kung may konting agregluhin ka lang, yun na yun. Yun lang yun eh. Pareho, alas magkapagayin ka naman. Yes, tama. Ilang taong ka na attorney sa ano, sa radio ano program? 2018. 2 years. 2 years. Itong first job mo ba? Attorney sa radio. 2020. Pagtutong ng 2021, 3 years na kami. So 2 years lang. January 13. Tapos, hanggang ngayon. So, yes! Palakpakan naman lang si attorney. Alam mo, attorney, lahat sila mukhang merong ano, simulan na natin ang pagsagot mo sa mga question and answer portion. Ito na to. Kapes mo talaga pag yung gumaganyan ka, kapes mo si Sasha dyan. Yung, ayan, no? Gati. Makaura ka din, no? Malala ka na rin. Ano ka talaga, Mel? Ano ka ba? Well, o. Okay, eto na bro, eto na Attorney Bruce ang ating first problem. Eto na. Ay, nasa na ba? Eto na, Gotthard. Nasa na po, pwede na po kayo magtanong. Open na po ang ating question answer para kay Attorney Bruce Rivera. Eto na. Attorney, eto, nababasa mo ba siya? Eto, nakikita mo ba? Pretty attorney, tanong ko lang po, ano pong dapat gawin kasi hindi na po nagsusustento ang foreigner na tatay po ng mga anak ko. Pero, andito po siya sa Pilipinas at may ibang pamilya na po. Ano pong dapat kong gawin, attorney? Okay. Kung yung anak mo ay, ano, in-acknowledge nung tatay niya, madali namang gawin yun. For example, ano, hingan mo ng support. Kung nasa ibang bansa na, medyo mahihirapan ka, yun nga, ano, kaya nga, wag tayo masyadong magpapaka, di ba? Kung may foreigner, kartahan mo lang hanggang dito pa. Pag umalis kasi yan, mahihirapan tayong, ano, hingan yan eh. So, medyo mahihirapan ka nga at this point kasi kung wala dito sa Pilipinas. Nandito lang sa Pilipinas, attorney. I did go. Basta ano ha, basta recognize yung anak mo ha, hindi siya yung parang wala sa birth certificate yung pangalan ng tatay. Kasi pag ganun, kailangan mo munang pumunta sa korte para iparecognize na siya yung tatay ng bata. Kung na-recognize naman, madali naman humingi ng support. Mag-ano ka lang, usually demand letter lang yan, o kaya mag-ano ka sa abogado na support lang ang kailangan mo. And then mapag-usapan. Para, kung hindi ka bibigyan ng support, edi kasuhan mo ng 9262. Ayan. Kasi yun daw, nahihirapan daw siya eh. Hindi niya alam kung paanong step ang kanyang gagawin. Kasi nga, may pamilya ng bago. Oo nga. Eh, kahit pamilya ng bago, eh, inanakan ka pa rin, di ba? Basta lang nakaprangkisa ka. Yun lang. Oh. Yung ibig sabihin nun, inaako niyo na. Kasi pag hindi, ang hirap i-prove te. Kung ano, parang anak mo to hindi. Di ba? Ang hirap. Magpapa-DNA test pa. Eh, paano pag ayaw niya magpa-DNA test? Di, ang gulo. So, dapat nag-inako niya na sa kanya para madali mo siyang kasuhan. Ayan. Long heterosa, okay na po ba ang sagot ng ating candidate number 31? Ganon. Eto. At saka ano, sa kanya, ang gawin niya talaga sa susunod, kumuha siya ng abogado talaga para maturuan siya. Ang dami namang abogado niya na hindi mahal eh. Ang dami namang, ako, hindi naman ako mahal. Kumuha ka ng abogado para step by step malaman kung anong mga mali mo, anong mga hindi ko dapat ginagawa. Ayan na. Ayan no, attorney, hindi daw mahal. At Diyos ko, pag yan naging attorney mo, Diyos ko, kakang talaga yan ang hiram. Yun ang bagay na bagay sa relasyon, bagay na bagay sa sitwasyon mo. Charot. Hiram talaga. Ito na, attorney, next question. Good evening, Attorney Bruce. Ask ko po sana nag-advise tungkol sa problem ng mom ko. May karapatan ba siya na maghabol sa estate o properties ng brother niya na namatay? May anak po yun, brother niya, pero ampon. And we heard, di daw legally adopted, pero doktor na sa PGH. Do you think legal or illegal yung anak? Pwedeng makakuha ng maski 25% sa estate ng mother ko, or depende pa rin kung may iniwang last will and testament? Okay. Mahaba to ha. Mahaba. Yung
kapatid, di ba? Anak ng kapatid. Tapos yung mother, tapos namatay yung kapatid, tapos yung mother. So, bali, ang mag-inherit yung mother niya at saka yung anak na adopted, tama? Yes. Okay. May Supreme Court ruling dyan, Akain versus Court of Appeals, na sabi na ang adopted child is considered to be a legal heir. Yun ang number one. Basta adopted. Ngayon, pag hindi naman legally adopted, hindi magiging problematic yun doon sa bata, doon sa doktor na kailangan niyang i-prove talaga na he was treated as a son for what you call paternity and filiation, i-acknowledge siya bilang anak. Kung talaga namang lahat ng tao alam na siya yung anak, siya ay anak dahil nga nakita siya lumaki, kasama talaga, yun pwede niya sabihin yun and he can be considered. Pero pag meron na kasing descendants, ang ascendants at saka yung lateral yung parang lateral relatives, blood relatives, hindi nakasama, excluded na sila pag mayroong descendants in the oh. in the pag ano pag pagdating sa succession. Yun. Mm. Boy, general rule yan. Oh, naging legal to ang peg, loka. Ini-imagine ko pag sumali ka sa beauty contest, mukhang kabugera ka talaga. Dapat sumali ka sa Q&A eh. Hindi ko kaya yun. Hindi mo kaya yun? Iba yung attack sa beauty contest, iba yung attack sa pagbibigay ng legal advice eh. Kasi minsan pag legal advice, nagli-lecture ka din sa kliyente mo eh. Pero pinapagalitan mo siya. So, Ikaw, Jess, ayaw mo pa pinapagalitan ka na candidate. Diba? Kaya, mga ganyan, diba? Hindi ko ginagawa yan sa budget before. Yung pagpapadget ako, kailangan, magdani mo. Sweet ka lang. Diba tayo? Tayong lahat, mga Pilipino, yeah. Diba? Palakpak sila. Pero yung, kayo makasalanan. Eh, wala. Galit ang judge mo. Diba? May tanong ako sa'yo. Siguro ito naiisip lahat ito ng mga tao ngayon nandirito ngayon na yung mga 'di ba abogado ka na alam mo yung paano mo pinagtatanggol ang kliyente mo na alam mong mali. Alam mo 'di ba alam mo naman yun pag nagkikwento ng kliyente mo alam mo lang mali pero kailangan mong i-depensa siya 'di ba? Paano kaya ano yung ginagawa mo ng mga ganung kaso? Minsan kasi mayroong mali na ayaw mo talaga idepensa. Parang, hindi. Yung mga ganun. Yung parang, mayroon akong kliyente dati na akala ko, okay, hindi naman durugis. Tapos nalaman ko, ay, talaga pala nagbibenta ka. Hindi talaga nilayasan ko. Mayroon namang kliyente na alam mong mali, pero at some point, may justification sila. And at some point, mayroon ka din pinaglalaban no, sa prinsipyo sa advokasya mo. Like, katulad kay Napoles. Yun, isa yun na hindi ko sinasabi yung mali siya kasi may attorney-client confidentiality kami, pero may mga bagay kasi doon na masasabi mo na kailangan mo siya dipensaan kasi pag hindi mo siya didipensaan, parang lahat na lang ng tao na akala natin guilty, hindi na natin didipensaan. So, ang mangyayari dyan, patayin na lang natin lahat ng akala natin guilty. Paano pag hindi pala sila guilty? Paano pag may mas malaki pala sa, may mas malaking tao na guilty na okay. Nadala lang sila? Yung mga ganung bagay ba? So, yun, ay dinidepensahan ko with a clean conscience. Kasi, basta walang panloloko, hindi ka manloloko, hindi ka gagawa. Hindi mo babalitayin yung batas. Kumbaga, hindi mo i-take advantage yung pagiging madumi niya guilt niya to create a problem or to fool the courts. Okay lang ako. Basta clear ang konsensya ko. Iba din. Kasi yes, attorney, meron pa? Yeah, no, kailangan ko na. Go na, kasi mas madami. Alam mo na ako, makuda ako. Kaya makukulapos tayo. Tatlong pwede sa ang tanong. Ilabo mo lang yan. Attorney Bruce mula kay Gotthard Santos. Attorney Bruce, yung pinsan ko, 7 years. 7 silang magkakapatid. At yung bahay at lupa, nakapangalan sa nanay nila. At binenta ng isang anak na bunso sa pamangkin niya. Pero ang mga kapatid, hindi naghahabol. Kung dumating ang panahon, meron isang kapatid na maghabol, magkakaroon ba ito ng kaso? Salamat, Attorney Bruce. Depende. Kasi kung alam ng lahat ng kapatid yung sale, it is presumed na they agreed on it for a specific period of time. But kung, for example, kung hindi natituluhan, walang parents title and everything,
baka pwedeng i-question under the guise of extinctive prescription, yung parang you can assert a right for a certain period of time, tawag dyan, parang prescription. Kung hindi umabot ang prescriptive period of 30 years, pwede lang i-question yan. Pero, pag mayroon ng torrent title, one or two years ata, from the issuance of the torrent title and kasama na yung bayad at lupa doon, kasama doon sa lupa, I think 1 year from the date para maging ano na siya, maging conclusive na siya. Ganun ba nga? So marami kasi mga baluktutan sa batas eh. So may mga times na i-justify mo yung ganun. Medyo masakit sa ulo, pero yun talaga. Oo, at saka tayo mga Pilipino, lalo na pag wala ka talagang alam sa batas, wala pa, papabayaan mo na lang eh, kahit na meron kang sanang gustong gawin, pero kahit dahil sa lack of knowledge, de-deadmay mo na, sige na, bahala na, saka mo lang problema. Alam mo, Romel, sa totoo lang, lalo kami mga abogado, like for example, may mga bagay kami na parang, ganun kasi nga, alam mo gano'ng ka stressful mag-file ng kaso, magpunta sa court na, for example, ako, ang daming ginawa sa akin ng, yung mga ano, yung cyberbullying sa akin, ang dami. Pero, pag sinabi, ba't pwedeng kinasuhan? Alam mo ba kung gano'ng kahirap magkaso? Para lamang sa, tinawag akong batorne, tinawag akong bobo, magagalit ako. Parang, alam mo sa sarili ko, wala akong ginagawang masama. Alam mo sa sarili ko na ang utak eh, kumpleto-kumpleto pa ito. Ba't ako magagalit? Di ba parang ganun? Parang, what other people think of me sa none of my business. So, hindi ako nagkakaso sa ganun. Yung iba kasi talagang galit na galit sila, nagkakaso sila. Ako kasi na-realize ko, sa sarili ko, mas stressful yung magkakaso pa. Kasi lalo pag natalo ka, kasi ang hirap i-prove yung mga bagay na yun. Di ba? So, lalo nakakatawa. Di ba? So, ginagawa ko, let it go. Kasi sabi ko, para sa akin, you know, you just choose your battles. Do not, huwag mong patulan lahat. Kaya nga yung mga haters ko sa Facebook, gagalit sila, nagagalit. Ako hindi ko pinapansin. Kasi, bakit? Di ba? Oo. Basta kilala mo ang sarili mo, no? Laban lang, no? Bakit ba? Di ba nga? Oo. Kaya natawa ko sa ibang celebrities na pinapatulan itong ganito, pinapatulan itong ganito. Okay. Pero, alam mo, sa totoo lang, pinatulan yung, yan, mas sumikat pa yan. Mas sumikat pa yung issue sa'yo dahil nga pinatulan mo. Pag hindi mo pinatulan, ayun ako, walang papansin yan. Kasi malamang ang followers yan, mga 20 lang. Eh, ano namang kukuha nun sa sinabi niyang ganun? Wala namang maniniwala lahat nun. May point, diba? Pero minsan kasi, diba, minsan din, attorney, minsan dapat din, pag nasasaling ka ng hanggang bawat paulit-ulit na rin, dapat din na rin eleksyon. Oo. Eh, kaso ganun pa rin naman eh. Yun lang palagi yung sinasabi ng iba. Set an example. But at the end of the day, pag ikaw ay isang nagsusulat ka ng post, hindi mo naman iniisip na may example na naset dati eh. Di ba? hindi pa rin siya, hindi pa rin siya nagiging deterrent unless nakikita mo na ang dami nang nakulong dahil dyan. Yun talaga, for me, deterrent. Pero yung parang, pag susulat ka, mayroon kayo nagsulat kay an ganito na nakulong, wala namang iniisip. Tapos sulat ka lang, so kung ano sasabihin nun, wala din. When you make patol, mas na-highlight. Ayun, kaya... Bagay. Oo. At may talong ako, kayo ba mga abogado, kapag natatalo ba ang mga kaso nyo, meron ba kayong mga merit, mga ganong kineso? Meron ba kayong, nababawasan ba yung mga, para mga starting nyo? Meron ba ganon? No, hindi. Wala. Kasi hindi naman, wala namang statistics sa law eh. Lahat ng abogado, presumption, lahat ng kaso, pinalano nila. Tanungin mo, wala kang abogado magsasabi na, natalo ako. Wala. Lahat din may panalo. Ang abogado pa nagsalita sa iyo, ang sasabihin nila, yung greatness nila, hindi yung kanilang flaws, di ba? So, pero ako, sinasabi ko na agad, eh, bakla ako ha, kasi minsan may iba, sinasabi lang na, near-refer, akala nila, ako yung nakakahon na abogado, yung nakabarong, may dalang attache case, medyo matanda, aarog-aarog na gano'n, yung mga gano'ng bagay ba? Iisip na pag nakita nila ako, parang, naka-shiny, shimmery, splendid, parang, sino ka? May mga ganun. Tapos minsan yung iba natatakot kasi kaya akong pagdepensa nito. Mga ganun ba? Nakita niya, naglalakad ako sa court para ako nag-fashion show, nagtatatala. Ay, iba pala si madam.
Ano ba attire mo, Atori, pag nangiring ka? Usually kasi, kasi maganda dito pag alam na ng judge, ng course, ng course na pag girl ka o kaya alam ng bakla ka na out there, hindi na sila na shock na pupunta ka na naka business attire na pag girl, di ba? May mga konti mga mahilig ako magsuot ng mga statement pieces. Eh. Like for example, yung naka-all red ka tapos sa loob mo, yung parang see-to-see-to na peg, yung gano'n. Ay, hindi naman talaga. O kaya palakihan ng mga singsi, palakihan ng bato, di ba yung mga gano'ng bagay. Your Honor, hindi naman kupos ang gano'ng Your Honor, laki-laki ng bato dito, yung mga maldita lang. Yung mga gano'ng bagay. Nakakatulong, sa totoo lang. Kasi in the practice of law, nung nasa litigation ka, kasi pag nandun ka sa corporate business or corporate climate, kailangan talaga business attire ka, di ba? Kailangan talaga yung blend in ka sa lahat kasi you will be an odd person out kahit pa paano mahihirapan ka with regard to how you deal with the clients, how you deal with everybody in the setup. So pag malaking law firms, sila talaga, meron sila sarili nilang dress code, kaya magkakita mo, kapareha yung mga damit nila, pakakulay pa. Ako kasi, I'm a litigator. Ako lang mag-isa personal practice. So, and in court, mas na, if the judge, like, sees you, visual yung judge eh. Di ba kaya pag medyo nakakainis yung mukha mo, naiinis yung judge. Kaya kailangan, kailangan alamin mo, tinplay mo yung judge. Yung judge lalaki, kailangan pa-cute ka. Yung judge babae, kailangan fierce ka. Na makita mo, independent wow. Woman. Eh. So, nakakatulong yung appearances. Sa totoo lang, nakakatulong. Pag kasi yung lalaki na judge, medyo pag sobrang cutie-cutie mo, yung parang ayan na. Parang wife, lolo Pascual ka mukha, tas lawyer ka, o kaya yung mga basta mga chikoy-chikoy ka tignan, yun, magiging minsan nagkakaroon ng umiinit ang ulo ng mga judge kasi parang threat ka nila eh. Pero pag girl ka na babae ka, pag girl ka or very feminine ka, natutuwa sila. O kaya, Your Honor, yung dahil dalhin mo sa pa-cute, Your Honor, Your Honor, objection. Pag babae naman, kailangan maganda ka na parang yung style nila, yung gusto nilang isuot, nasusuot mo, o yung gusto nilang isuot na, hindi nila masuot, nasusuot mo, natutuwa sila noon. Pumunta ka ng isang beses, nasa probinsya ako, pumunta ako ng kota ka, stiletto heels ako, sa putikan, in fairness, sa putikan. Yung difficulty level, pagpasok sa court, nakita ng judge, ay, ang galing, attorney, oh. Yung mga batong-batong maliliit, tinatapakan ng stiletto heels. Yung mga ganito. So, tapos, ulit sa court, nakita niya na, ay, matingon naman pala ito ka, magsalita. Kasi may manifestation ka, may mga alam kang batas na nasasabi mo on hand. Nasa shock sila kasi hindi naman siya ang abogado, alam natin. So kung pag alam mo yun, prepared ka, matutuwa yung uwi sa'yo. Pero okay na. Yes. Prepared to. Yun. At masalaw silang, hindi sila yung mga sa'yo, di ba? Hindi ko sasabihin nila. Oo. Attorney, meron ka bang experience mo na unang-una kang nagpa-girl sa sa sala, sa korte? Yung syempre first time mo na nagpa-girl ka, di ba? Hindi mo alam kung ang tanggap nila sa iyo pagdating mo doon, di ba? Meron ka bang eksena ng ganoon? Medyo kilala na ako ng mga judges eh. Kaya hindi na ako nabigla. Alam mo, wala na. Kasi before ako nagpa-girl, paminta ako pupunta ng court, pero alam nilang bakla ako. Okay. Kasi yung mga eye roll ko, ibang level eh. Yung mga, for example, sasalita yung kliyente ko, kalaban ko na lawyer, parang, gano'n na gano'n. Ay, magandang sa? Tatala ko. Parang kung kisakino na silent, parang, gumagano'n ako. So yung mga judges, alam nilang bakla ako, alam na nila, tapos nagturo pa ako sa law school. So, in the legal profession, pag nagturo ka, sa top 3 schools, hindi ka kasi yan nag-a-apply to teach eh. Ini-invite ka. Meaning, you must be a good graduate. Yes. You must be a good student. Or you must be parang isa ka sa mga napupusuan nilang matalino. So kami, wala kami, paano ka nakapag-tour sa Beda? Hindi ko alam, in-invite ako. Ganun. So ang punto lang dito is that once you become a teacher in a law, sa law school, yung professor ka, meron ka ng a certain degree of parang fame involved there. Mm-hmm. So, kilala ka na kasi nga. Achievements mo pala na nag-aaral ka? Yeah. Yung mga judge naman ng mga justice at Supreme Court, nagtuturo din sa law school yan. Diba? Kasama mo. Ako faculty mo. So,
Secretary ni Lima, ako faculty ko dati. Oh, di ba? Si Sixto Brillantes. Ang dami nila nang lagi ano ko si Rene Sarmiento, si ang dami justice sa Supreme Court. So pag nakilala ka nila, alam mo na, justice Asuna, yung mga ganun, alam mo na, medyo mayroon ka ng ano, kilala ka na, yung pangalan mo, kilala na. So, pagdating mo ng court, ay, ito pala siya. Yung iba nga, nag-expect na talaga, pupunta ako doon, naka-bridal gown, mga ganun in-expect nila. They're expecting the worst. Pagdating doon, napaka-tame naman pala nito. Cleavage lang pinakita. Yung mga ganun. Ay, grabe ka din. Alam mo, parang gusto kitang panoorin pag meron ka talagang hearing. Siguro pumapalakpak ka na, yes, attorney, go, push! Gaganda talaga ako doon. Marami akong mga kalukahan. Yung parang, kasi yung mga appearances ka. Appearances! Ganun, di pangalan mo ha. Respectfully appearing for the plaintiff. Ganun, kumbaga ako for the... Ako kasi, ginagawa akong kalukuhan. Respectfully appearing for the accused, Your Honor. I'm attorney Bruce Rivera. Bruce as in Bruce Lee and Rivera as in Marian. I just go magpapakilala naman plus beauty content. Go, ganun yun. Okay. Yung mga ganun ba? Siguro yung mga kalaban mo, sabi, ay, playtime na to. Mukhang sure winner na ito. Siguro na, yung iba, nabibigla, pero, yung, kasi may mga judge naman talaga na hindi mo talaga pwedeng lukuhin, magagalit talaga sa'yo. Ay, talaga. Siyempre, timing mo ng right. Kasi yung, may mga judge na may sense of humor eh. May mga judge na may visit na agad. May judge na Becky na kuha niya yung panlasa mo. Like, may hindi ko na sabihin yung pangalan, pero may judge na kilala ko na. Oo, syempre, no? Sobrang Becky na. Alam mo na, Becky siya kasi pag may gwapo na lawyer, para makita mo yung reaction niya, parang tutawa siya. So, ay, kauri ito. Tapos isang beses, itulo niya. Lahat ng hindi nakatay, nag-Amerikana walang tay, pinapalabas niya. Ay? Eh, wala akong tie kasi nga, naka-French ruffles sa lola niya. Paminta ako na, hindi ako pag-girl nun. Paminta ako nun kasi pag mga babae, hindi naman kailangan ng tie. O, as kung lalaki lang, kailangan tie talaga. Ang liig talaga yung tie. Pag hindi nakasagad sa leg, pang palamasin ka, di ba? Eh, naka-English lace ako. So, ano kayong mangyayari dito? Pag sa akin, Rivera, ano, what? Your Honor, this English lace, a tie will totally destroy its essence. Fashion statement ang aking defense. Okay, granted. Di ako pinalabas. Yung mga tao sa yung mga napalabas, na ganun, kasi nga, tie nga sila, wala sa justification. Where's your tie? Wala silang masabi. Eh. Walang bow tie. Ako, Your Honor, these are English laces. A tie will totally destroy its essence. Nakalusot ang lola. Ato, may tanong pa ako sa'yo, ha? Lahat ang gustong naiisip ko tanong, halimbawa, di ba, kaibigan mo yung kalaban mo. Kaibigan mo yung kalaban mo. Yung best na nangyari sa'yo yun. Showbiz lang din yan. Yung ka ba? Pag kaibigan mo, syempre kaibigan mo. Mayroon nga akong chik-chik, ganun. Alam mo na, alam mo na yun. Tapos magkita kalaban. Ay, kalaban. Tayo. Acting, may client. Pag walang kliyente, cheat, alam ko, kumusta pa kayo, kumusta? Pero pag ganyan yung kliyente, alam mong, kasi yung kliyente, ano yan eh, kahit alam. Sensitive sila, di ba? Nagdududa sila na, kaibigan, baka naman ibenta ako or something. Ganun na sila sabi nila. Kaya, iniiwasan namin yun. Yung parang, masyado ka lang kikipag-fraternize sa kalaban mo. Kung may kliyente ka. Pero pag wala, usap-usap, ano, i-recept na natin ito ba? Wala yun. Matagal na tapos. I-recept na natin ito kasi gusto ko nang kumain. Mga ganong bagay. Nag-uusap. Kasi at the end of the day, pag, ano, lalo pag maliit na bayan o kaya syudad na maliit o kaya dito sa Metro Manila, yung mga nag-a-appear in court, pare-pareho lang yan. Kung konti lang talaga kami litigator, yun, makikita mo sa mukha, malalaman ko sinong bago na nag-litigate, malalaman mo kasi bago to ah. Oo, yun. Sabi lang, sila yung gadon, sila Salvador Panelo, yun mga litigators, nakikita ko palagi sa court niyan, yung dalawa yun, nakikita ko palagi yun. Attorney, meron pa isa pa, bago tayo bumasa ulit ng problema. Meron ka na ba yung taray ka doon, tinaraya mo yung kalaban mo? Yung pag-girl ka talaga, as in, nag-ano ka doon, nag-inerty ka doon, Marisa Soriano, mga Sharon Cuneta, nag-one-liner ka ng mga ganun-ganun mga dialogue mo. Oo, muntik na ako makunti. Ako talaga nakakatawa yun kasi government official yung kalaban ko. Dati pa to sa panahon ba? Government official yung kalaban ko. Tapos
Maldita din. Ano yun? Ganun, ganun. Talak siya ng talak. Nabuhisit ako. Sabi ko, Your Honor, before I was rudely interrupted by this monster. Ay! Ganun po. Monster, naloka yung Diyos. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Hindi, tapos ano? Tapos, tapos, inokal ko yung bag. Sabi ko, Japates? Ano ba yan? Abogada? Tapos, ano, parang intellectual property. Na personal ka na? O, na malita. Kasi minalitahan ako. Minalitahan ako eh. Finish yung pagkatao ko. Pero teka muna, sabi niya, he's not even a real woman, Your Honor. Your Honor, she's not even wearing a real bag. Ay? Ganun. Eh kasi hindi yung pagkatao ko, dahi, wag ganyan. Kung tirahin mo ako legal issue, pero pag tirahin mo pagkatao ko, good luck sa'yo, pati panty mo, talagang buhulat natin ko, tinan ko kung anong brand. Good luck ay, sa'yo. Ba? Oo. She's not even a real woman. Where's the justice? So, ikaw, kasalanan ko kung pangit ka. Ano ba yung judge? Magaling ako mag-makeup, di ba? Magaling ka sa akin dahil, di ba, nakakabili ako ng tamang outfit. Di ba, kagalit? Tinisimul po ka baba. Sinabi niya, she's not even a real woman. Hindi ko sinasabi ng babae ako. Hinga sinasabi ko. Tapos bigla, yun, ano, dapat hindi siya nagagalit kasi taking account yung bag niya, class A, na yung Louis Vuitton. Alam ko po eh. Kaloka ka talaga, dante. Hindi na. Ano sabi nung judge? Tinapos ang araw. Natawa kasi ang judge, alam ko mahilig sa bag. Ayun. Kasi, wala relate. Nilagay yung bag sa court. Sa ano, sa sala. Ay, Prada. Ano po? Ay, Prada si Madam. Mahilig sa bag. Oo. Eh, mga tatong, nung apat o tatlong hearing na yon, so alam ko na iba-iba yung bag niya, so ay collector ito. Ayun, ay, mga ganon. andito na kasala yung hidden wealth. Ay. Eh yun, so nakita yung class A, tinanong ko na yung bag. Hindi siya nag-react. Hindi ko na alam din yung class A. O ano, ay. Gusto magawa. Okay. Balik na tama tayo sa ating mga gusto magtalong sa'yo. Pero bago yan, batiin muna natin sila Jeff Jersin, sila Chelsea, sila 4D, sila Jelay, Perla Hernandez. Maraming pong salamat sa inyo. Ang ganda lang talaga ng kwentuhan namin ito. Kala mo matagal laki yung magkaibigan, di ba? Oo. Oh, yeah. Bago na kami naging friends. Pero natutuwa ako kay Romel kasi ano eh, yung pagiging mabait mo, alam mo hindi Japix, alam mo hindi put on, alam mo yung... Ay. Alam mo yung tao, makikita mo na, ito mabait talaga to. Kasi ako, sa unang tingin, akala nila maldita ako. Eh. Akala nila maldita ako. Pero, ma-realize nila pag nagsasalita ako at along yung aking mga prinsipyo, yung pinaglalaban, yung mga nangyayari sa buhay ko. Parang, ay, bait pala nito. Yung ganon. Kasi akala lang, tingin mo sa akin, parang, kumakain ako ng buhay. At, oh, diba? Mga ganon, diba? Mga ganon, mga dialogue. Mga alipin, maligo kayo. Mga alipin, umiyak kayo, maliligo ako. Yung mga ganon. Ganon. Ay, napaka-jolog sa mga pala nito. Mga ganon. Ayan. Sila Jekka, batiin lang muna natin ito. Attorney, babatiin ko lang po yung mga ating viewers. Talaga tutok na tutok sa atin tonight. Pakishare lang po. Ayan. Share lang po natin hanggang umabot tayo ng sukdulan talaga ato. Babasa na tayo ng paang ilang ano, ito. Si Ana de Guzman. Ito si Ana de Guzman. Yes. Ana de Guzman. Attorney, ask ko lang po kung ako ay isang ampon at inilagay sa deed of sale ng lupa ng name ko nang umampon sa akin at namatay na sila. Legal po ba yung pinamana ako? Thank you po sa sagot. Legal yung pag napa-register mo. A deed of sale yung magagamit mo yon kasi nga, ano lang yun eh. Normal naman kasi talaga yon. Kasi if you look at our taxation system, pag deed of sale, pag sale, 6% capital gains tax lang. Pag inheritance tax kasi 15%, mas malaki. So usually ginagawa ng mga tao, if they want to give someone property, ginagawa nila before they pass on, they would execute a deed of sale. Kung isa lang yung property para hindi mahirapan, i-deed of sale nila yon. And you can actually have it transferred. Basta pa-transfer mo agad-agad kasi mahirap yung patagal ng patagal. Paagnas yung dokumento, baka mawalan ka na ng testigo kahit papaano. So you have to have it transferred to your name later on. Kumuha ka ng bagong TCP. Nasa'yo talaga. Ayun na, Ana de Guzman. Mukhang bekeno man pag nakakuha ka niyan, ha? Ana de Guzman, balikan mo kami dito, ha? Mm-hmm. Oh, diba?
Diba? Magpa-burger ka naman. Ayoko, ayoko magbigay ng legal advice kasi specific kasi talaga. Minsan kasi yung problema ng tao, ang dami kasing kwento na may isang kwento lang doon na magbabago. Magbabago lahat. Kaya nga, minsan nagpag-usap na ako sa kliyente, mga dalawang oras na nakadalawang ano na ako, kape na ako, nanginginip na ako sa ano, sa sobrang kape. Tapos biglang may sasabihin siya, yung mga sinabi sa akin na ganyan, babagoy, uni, bago lahat. Ano? Di ba? Ay, pala, attorney, ganito pala. Ang dami ko na nakuda. Tapos, ulit sila. Kasi iba na. Iba na ang sitwasyon. Diba? Katawa. Nakakaloka. Yung mga ganun bagay ba? Na parang naka-emote ka na, nakapag-ano ka na, nakagawa ka na ng eksena, tapos biglang, tapos attorney, nakalimutan ko ganito. Hindi ka naman pala asawa, ba't ka nagagalit? Kasi nang sinikwento niya una, parang siya yung asawa. O di ba, team legal wife ako kasi annulment lawyer ako. O tapos, di ba, hindi ka nagalit? Ay, talaga, ganun ako. Tapos biglang nalaman ko, kabit din lang pala. Pati ka mo sa 2 hours ago, nakabit ka lang pala, nasampal na sana kita 2 hours ago. Umakot ang legal wife, hayop ka, di ba? Ang dami ko nang makimbot, ang dami ko ng mga quotable quotes na nakatago sa baul na parang, hindi ka basahan na tinatapak-tapakan. Ay, enhanced mo na. Ganong bagay ba na nailabas ko na at naiano ko na, naibato ko na sa kanya. Nun, tapos sa lab, akala ko may papel, yung pala. Ano din, class A lang din, ano, imitated, pero totoong asawa. Di ba? Hindi ako bibwisit yan. Sabihin mo kasi sa simula, parang sabihin mo, I'm by the way, attorney, hindi pala kami kasal. Ganon. Sa tapos na naman, ulit ang kwento again. ulit ang ibang dialogo. Abit ka ha, di nagkisakino ulit ako. Yung ano ng mister, di ba? Yung mistress. Di ba, huwag kang masyadong maano. Huwag kang ganyan, may asawa mo, mahiya ka. Yung mga ganon, nagbago. Ba't nagbago ka? Nagbago yung role mo ha, iba ng status mo ngayon. Dati legal wife mo. Ano ka? Galing! Kaya ganon, yung iba kasi hindi nila masabi-sabi. Kasi nga, natatakot sila na. So, sabihin nila pabigla. Hindi nila alam na magbabago lang ang kwento pag hindi mo sinabi yun. Ito pa, attorney, si Lady April Besa Antaran. Attorney Bruce, nakabili po kami ng lupa. Pero, rights lang po. Pwede po ba yung patituluhan? Paano po ang procedure? Rights over the property, hindi siya actual ownership, hindi mo pwede patituluhan. Kasi ownership talaga yan eh. Pwede mo siyang ibenta yung rights lang. Like for example, ang good example din, yung Ecology Village doon sa Magallanes, naka-lease lang yung property to the government. So, yung village doon, wala kang ownership sa land ng village na yun, kundi you only have rights. So, the right to stay on the land. So, ibig sabihin noon, rights lang kasi yun eh. So, meron ka lang parang right na anong gawin mo doon sa lupa? Magtayo ka ng bahay, pero alam mo na hindi ka may-ari noon. So, pwedeng maalis yung bahay mo, pwedeng ganun. So, yun talaga yun. You cannot, hindi po pwedeng patituluhan kung rights lang. Hindi siya ownership. Iba yun. So, ayan na. Diretso. So, alam mo na, huwag kang umasa ang ibig sabihin mo. Huwag kang umasa, oo. Maka magtatawa na nung LRA doon parang ano, right? At magtatawanan ka lang kasi wala, hindi ka owner ng property na yun eh. Pwede ka lang tumayo doon, magtayo ng bahay, o kaya, kung may tanim doon, may aanihin mo yung tanim. Yung mga ganun, usufruct, kumbaga, or use. Pero hindi ka pwedeng ibenta yun. Ibenta yung lupa mismo. Yung right, pwede mong ibenta. The right to use. Eto, attorney, eto din. O, pag-girl din ang nagtanong nito. O, babae yan din. Si Jessa Ordena. May lumapit na kaya, attorney, na nagkaroon ng kaso, na nagkaroon ng booking na menor. Sumama sa Becky, then biglang nagsumbong sa pulis. Tiway po sa pagsagot. Kung sakali nga po, kaya ang re-resolbahan, lalo na kapwa Becky niya ang nasasangkot. Gets, attorney? Oo, unang sinasabi ko talaga sa mga, kasi may mga kaibigan tayo kapatid, di ba batay bata, 163 ang peg. Di ba, alam natin yon na mahilig talaga sila dun sa mga, alam mo na. Technically kasi, ayoko magpaka-plastic na sabihin ko sa,
yeah, kumabato sa bata. Kasi alam naman natin at a certain point, parang hindi, ayoko na may judgmental eh. Pero sinasabi ko talaga sa mga kaibigan ko, mga beki na, siguraduhin nyo na talaga of legal age. Madali, kung gusto mo talaga yung on the younger side, marami namang, akala mo na 16, pero talagang totoo, 22 na, yung mga ganon. May mga tao namang, may mga tao bata namang ganon. Oo, yung mga fresh, yung mga akala mo pa, akala mo hingan mo lang pagpapapasok sa club, sa bar, hingan talaga ng ID, di ba? Yung mga taong ganon, doon na yung patulan mo. Huwag yung totoong bata. Kasi, pag hindi mo hinanapan ng ID at nagsubong sa pulis, good luck talaga sa iyo, kapatid. Hindi kita matutulungan dyan. Sa totoo lang, hindi kita matutulungan. Kasi ang hirap. Ang hirap kasi yung depensa na, inakit ako, ano ka ba? Hindi ka pwede kakita ng bata. O, technically, hindi ka pwede. Oo, pwede mong akit ang bata in real life. Pero, under the law, hindi ka pwede akitin ng bata. Cheka? Happy? Ang hirap, kapatid. Oo. Kung gusto mo talaga yung gusto mo, huwag ka lang pahuli. Diba? Yun lang. Totoo. O kung gusto mo lang, gusto mo talaga lang bata. Okay, booking mo yung nanay. Oo. O kaya mag-ampong ka ng bata. Kung kilala ko, yung nanay yung kinaibigan. Ay, yun nga. Alam mo naman mga bakla. Isang sakong dinurado ang lola niyo. Ay? Sumama pa ako magbitbit. Ang kahayon kang bakla ka. Yung nanay pala yung... Ano mo? Ginagawa mong ano? Linkage? O, hindi ko sinasabi gawin yan, ha? Hindi ko sinasabi gawin yan. Sinabi ko lang that it exists. Ito, attorney, si C.Y. Rodriguez. Ang witty talaga ni attorney, may relevance sa mga sinasabi. Dinadaan niya lang sa comedy. Pero malalim. Totoo. C.Y. Rodriguez. Okay. Si C.Y. naman, nanonood sa Bojack. Yun, hindi nalang ko naman talaga sa biro. Kasi minsan yung politika, ang bigat eh, di ba? Yung parang, tapos nakikita mo, sa totoong buhay, hindi naman talaga sila nag-aaway. Alam mo, parang mga abogado din yan sa kliyente nila na umaacting, pagtalikod, pag wala ng camera, friendship, mag-basketball together. Ayun. Eto na, si G. Rosan, eto, taga-Chika Pamorto, attorney, pag di ka salang mag-asawa at naunang namatay ang lalaki, may makukuha ba ang asawang babae or lahat ng yaman ng naiwan ay para sa mga anak lang? Under one, meron kasi provision under the family code, yung 147-148, yung unions without marriage, yung mga live-in ng matagal na hindi kinasal, tapos namatay yung isa, merong way of dividing it. Hindi talaga mapupunta sa anak lahat yun. It'll also go to the common law partner. Na, basta babae ha. Babae at lalaki lang. Hindi pwede yung mag lesbian o kaya gay. Hindi siya kasama doon. Ayun. Sorry. Sensya na. Pero, assuming ha, hindi sila nag-asawa dahil wala, both sa kanila hindi kasal. Live-in lang sila. Pero kung both sa kanila, yung isa sa kanila kasado, ibang usapan na naman yon. Hindi na naman, hindi mag-apply yung 147-148 sa family code, ang mag-apply, ibang ano, kabit ang tingin talaga sa yun yan. Ayun. So, wala ka mag-getch. Unless, mag-move ka na actual contribution doon sa properties. Okay. Isa lang masasabi ko dyan, huwag umasa. Ganon. Kung walang papeles, walang prangkisa, huwag umasa. Correct. Ay, ito si Godard. Ito may tanong siya. Attorney Bruce, bakit tinanggap ng isang abogado ang isang kaso pero alam naman niya na talagang merong mali at kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang kliyente? Doon po ako nagtataka. Alam naman niyang mali. Bakit kailangan niyang itama? Ay. Kasi under our laws, under our rules, under democracy, there's a right to due process. And the right to due process is the right for our hearing and trial. Even for those who are guilty. Ibig sabihin nun, lahat tayo is presumed innocent unless it is you are proven guilty. So, kahit na alam mong may mali, the law should give you a defense because that is his or her right to be presumed innocent. So, yun ang sinasabi ko, na huwag yung awayin yung lawyer na nagde-defend lang sila ng alang kliyente na kahit alam nilang mali, kailangan nilang depensaan kasi kung ang lahat ng abogado self-righteous at hindi nila i-depensa noon, lahat na lang ng akala natin guilty, ikukulong na natin o papatay na natin. What if hindi pala sila guilty? What if mayroon palang bagay na hindi na-highlight na hindi pala sila talaga guilty? Kasi nga, hindi ka naman, yung iba nga eh, kahit hindi guilty, nakukulong.
eh paano pa kaya yung mga guilty na kukulong? May mga nakukulong na hindi guilty. So alam okay. natin na may mga ganung bagay, kumbaga. So that's at saka, diba sa pelikula. Authority diba sa pelikula, diba kahit hawak mo na yung panaksak, diba? Hangga't hindi nakita ikaw yung tumusok, diba? Okay. Diba may mga ganung eksena. Under medyo maliit yung kapatid kasi under the law, pwede kasi narinig mo na walang hiya ka, Bruce, tumakbo ka, nakita mo siya nakahawak ng knife, yun, pwede mong i-assume na pinatay niya yung tao. Pero yung nakahawak lang ng knife na gano'n, yung movie na gano'n, parang nakita lang siya, hindi mo pwedeng sabihin na ano yun na... Ay, pumatay. Pumatay. Circumstantial, yes, pero hindi proof conclusive na diba? Pinatay niya. Nalala ko pala kasi Joey, ano yun eh, Joey Gileon, yung ano, yung Pito'y patay, yung alal mo movie na, kalimutan ko yung movie na yun, basta tawang-tawa ako noon, bala at lipstick, kalimutan ako yung, yun eh, yun naalala ko, yung pag kinuha niya, nasaksak sa kinuha niya, nakita siya ng pulis. Sabi ni Neng Medrano, na miss ko ang ball jack, tagal ko na pong hindi nakakaparinig. Oh. Is Bongga there yan, iba, yung iba kasi umaga eh napapagod sa umaga. Lilipat na po kami. Hindi pa namin alam kung anong exact time slot. Secret pa namin 'yon. Pero basta buhay ang mga ano, buhay ang mga halip sa time slot ng sigurado kami. Ay, eto na, attorney kay Ford France. Is there a chance, attorney Bruce, na you'll enter the world of politics? Wait. Oh. Una, ano, hindi ako plastic eh. Pag hindi ko gusto, hindi ko talaga gusto. Eh, yung alam mo yung pag, alam mo, bini-BS ka, yung ano, yung parang, pwede mo itawa, pero hindi ka, alam mo yun, mahirap. Kasi minsan yung prinsipyo mo, mabibigay mo, hindi ko ma-explain. Hindi kasi ako mayaman. So, may presyo pa ako. Alam mo yun? May presyo pa ako. So, kung may presyo ka pa, huwag ka mag-politika. Kasi may presyo ka eh. Gets mo yun? Kung sobrang yaman mo na, o dumating ka na sa point na sobrang tanda mo na, o sobrang na, wala ka ng presyo kasi parang magagamit ko ba yun in 10 years? Mamamatay naman ako in 10 years? Yung mga ganong bagay ba? Yung mga alam mo na mapunta ka na doon. Yung naniniwala ako na may ano, na, tinutubuan na yun ang prinsipyo. Pero yung bata ka pa, alam mo na yung pwede mong gawin, alam mo na yung magagamit mo, alam mo may presyo ka, alam mo napaka-ipokrito mo sabihin na hindi ako nabibili. Eh kung bigyan, parang ano yun, hindi kita papatulan. Pero paano pag diba? Tinutok ka sa'yo, di ba? Sasakita mo, ano? Di ba? Mula, di ba? Ay, sige na nga. Yung mga ganun, di ba? Mo alam. Arty pa ba? Arty pa ba? Arty ka pa ba? Andiyan na. Oh. Ay, mira. Kaya ako sa akin, conscious effort talaga, ayoko. Ayoko talaga. Natatakot ako. Oh, yes. Thank you, attorney. Eto, meron pang isa. Attorney, kung mag-asawa, hindi kasal, sabi niyo po, na iwang yaman para sa anak lang. Paano kung sa last will, kasama po yung name ng asawa niya? Makukuha po ba yun ang iniwan sa kanya? Oo, kasi dalawang klase kasi ang heirs. Merong legitimate heirs at merong legal heirs. Ang legitimate heirs, yung nilagay mo sa last will and testament mo. Kasi pwede kang mamatay ng ano eh, wala kang will or meron kang will. Kung may will ka, i-follow yung will unless there is preteration. May tinanggal ka doon na dapat andon. Then the law will change itself. I-apply yun muna, tapos i-divide na based on doon sa na-apply mo na ang preteration. Medyo magulo ang will ng succession, kaya lang medyo favorite subject ko yun nung nasa law school ako, kaya alam ko lang kung paano yun. Pero yun talaga yun, preterite. Ang tawag doon is probate. Ipoprobate mo yung last will, andun yung asawa, she will be given. Yung kahit common law siya, she will be given that share. Unless, and kung wala namang na preterition, walang legal heirs na hindi na isama, kasi baka may anak siya hindi na isama, o kaya ang legal wife niya sinama, yun ang magiging problema kasi the law, hati na sa dalawa yung properties. And then, ito para sa legal heirs, ito para sa compulsory heirs. May batas ano? Para sa kanila mag-a-apply. Ganon. Kasi yung tawag din kasi justice eh. Kasi ang batas naman based naman yan sa legal concept na ano ba yung just. Kasi kung asawa ka, ikaw yung nakapapel,
kahit naman itong asawang ito, siya ay nagbugas ng paa, siya ay nag-alaga, kahit paano ikaw pa rin, like, hindi ka inanalment, ibig sabihin, wala intention na ihiwalay talaga ikaw doon sa tao. So, kaya kung ikaw ganyan, hindi ka na annulment, ah. Doon sa ano, doon, mag-fire ng, sabi mo sa asawa mo, annul mo na siya kasi kawawan mo na ako pag namatay ka. Ayun. So, yes. Bati-bati muna ako, attorney. Wait lang, ha. Bowler. Perla Hernandez, Treya Reyes, Mel Cabrera, marami po salamat siya. Pakishare lang po para po lupusan ma-reach natin ang ano, kasi nakakaya kay Attorney Bruce. Gusto ko marami yung kikinig sa kanya. No? Parang hindi sayang ang kanya mga payo mo. Yeah. Bihal ako nang bigyan ng legal advice kasi nga, una sila, kasi dati may kumuha sa akin ng isang show, radio show din, legal advice. Tapos sabi ko, ang hirap niyan. Kasi una, ang mga tao kasi, sa radyo, hindi naman, pag nagsasabi sila ng problema, hindi naman sinasabi yung buong problema talaga. Yung mga, alam mo na, in-edit na rin, para naging profile pic, in-edit na rin. Hindi mo na alam ang totoo, di ba? Pag tinanong mo pala totoo, parang, wala kang kaso. Di ba yung mga ganun? Mm-hmm. Kaya hindi ka pabigay ng advice dyan sa, pag nasa TV ka, nasa ganun ka. Kasi ang kaya nagbili ba kay Kuya Rafi and ang galing niyang minsan nagkakamali nga si Kuya Rafi eh, pero ang galing niyang mag-apportion ng justice na, dapat ganito ganyan, di ba? Diba? Ang hirap nun. Ang hirap kasi ang daming hindi sasabihin eh, kaya di ba mabubulaga ka na lang. Na, eh, ganito, may anak kasi, may asawa kasi siya, ay, di ba? Yung mga ganun. Kasi minsan hindi sinasabi talaga yung buong kwento. Yes. Kaya dapat mga simpleng-simple lang mga legal matters dito, yung mga birth certificate, papayitan ng letter, ganon, a date, yan lang. May buni po ako sa kabilang pisngi ng aking puwet. Ano po, yung yeah. Asawa ko? Ano pong legal recourse ko? Pumunta ka sa doktor, hayop ka, madumi ka. Diba na pakasimple? Nakakaloka, diba? Iingi sa akin ha, magkikipag-conference sa akin kung siniwala yung asawa niya kasi nga daw nanditiri daw sa kanya, ganyan, ganyan. Bakit naman kasi nagkapiksa kasi ako sa tapos ano gagawin ko, pumunta ka sa doktor at pagpakalinis kayo na dahil bakit may piksa ka, di ka to, di ba? Napakasimple ng tanong, nagbayad pa ng 5,000 consultation fee, charot. Kaya kumbaga pwede mo namang nagbihis ka pa, nagpunta ka pa sa ano sa iyong meeting place, yung mga ganun ba, kumbaga consultation 'yon. So di mo ay consultation muna to, so kailan ito yung mga payola, ganyan ganyan. Syempre pagpunta mo doon, yung normal pala yung tanong. Eh pag-oksinada lang katapat niyan, eh di ba? Nagbayad pa siya ng 5,000. Isa na sinabi na sa akin, magpadala ako ng pag-oksinada. Kumpleto na buhay, hindi pa na buwis ng oras ko sa traffic. Attorney, meron ka na bang ano? Meron ka na rin bang demanda na kinaharap? Wala. Ay, wala naman. Usually, di ba, ganon? May mga ganyang kwento, di ba? Mga narinig-rinig ko lang din sa mga radyo-radyo. Wala at this point. Kasi ano eh, kasi minsan, palagi ko kasi very conscious ako sa mga ganong bagay. Baga. Like sa client ko, like for example, may client akong ganon, nagagalit sa akin kasi hindi niya nagustuhan yung mga nangyari. Sinabi ko naman din sa kanya dati pa na ito ganito, bakit mo pinipilit na ganito? O kaya may mga sinasabi siyang facts later on na pinapahirap yung kaso. Tapos sabi niya na, ba't ang tagal? Eh kaso, bakit mo ngayon mo lang sinabi sa akin na ganito pala to? Siyempre mahirap. Siyempre, minsan ipapadismiss ko pa kasi I don't want to break the law just to accommodate a client. Yun talaga sa akin. Kasi una sa lahat, naging abogado ko para hindi ako makulong. Hindi yung naging abogado ko para makulong ako. Kaya hindi ako, kaya nga, tinatawanan ko sa Attorney Jess kasi sa amin dalawa, sino mag-iisip na sa amin dalawa, siya yung unang makontempt kaysa sa akin. Never pa ako na-contempt. Kasi dinadaan ko sa ano, yung parang pa-cute na, yung ano, yung pa-awa-awa effect. Yung ganun. Check in yun ang judge, di ba? Ang just tao lang yun naman yan eh. Parang, di ba yung ganun? Ang dami ko ng, ano, ang dami ko ng boyfriend na isacrifice. Yung ano, kasi naman tayo yung boyfriend ko. Ay, naisabi ko na sa lahat. Isa lang po totoo noon. Yung iba, hindi na totoo.
Pero may boyfriend ka ba ngayon, attorney? Speaking of, wala. Wala. Never ka no, dalawa, tatlo lang relasyon ko. Dalawa na tegi. Ay, win. Nakabokot na kami. Ano namang nilo? Nakaso yung mga naman ang pakamatoy. That's okay. Iba ko ba lang, girl? Ang ganda mo naman. Uminom ng Moriarty, kaloka. So ba yan? Totoo. Next pa, mamatay man ako. Dahil ko kilala. Dahil mo yung kilala ko. Oo. Eh, kasi dati naman talaga siya may depression. Tapos, tapos, isang unang beses, naghiwalay kami. Akala ko ano-ano lang. Pumunta sa tiyo niya, umino ng bygone. Tapos biglang, totoo ang tiyo sa akin. Nagpakamatay. Pumunta ako, hindi ako pinansin. Tapos, kinakausap ko ng magulang na, kausapin mo na lang, baka kasi magpakamatay. Kaso, masakit na sa ulo, kaya, may isang beses, nagkaaway kami, yun. Siguro, ayoko na. Akala ko hindi ito kanin eh. Tinutuo. Kaya after na natakot na talaga ako. Para makakita ako ng tao, ng lalaki na nagbibigay ng motibo na gusto niya, ay, wala. Natatakot ako. Hindi ko alam kung kailan mababalik yung trauma na ito. Pag hindi na. Mga tuloy-tuloy na. Tapos pag ano, magsasara na ata ang telon. Ay, naku, nakakatakot. Yun ang nakakatakot. Pag nagsara ang telon. Siyempre tayo mga bakla, dahil alam natin, showgirl tayo, ang telon bukas palagi sa lahat na gusto magpresenta. Diba? Ayan. Parang karinderya ba? Bukas sa lahat na gusto kumain? Kung gusto kumain, pakainin. Pag may gusto mag-show, pa-showin. Ayun. Bipili pa ba? Pakarte pa ba tayo? Tataa. Ito na. Mula kay Paradise. Attorney, ito na. Good evening, Attorney Bruce. Ask ko lang po kung anong magandang gawing remedyo kapag ayaw pumirma ng extrajudicial settlement para sa estate tax ng mga kapatid ko para sa lupa ng mga magulang namin. 2004 pa po nawala ang mga magulang namin. Salamat po, Attorney. Hindi mo mapipilit yan eh. Unless, ano mo, sumbatan mo o kaya awahin mo. Hindi naman kasi pwedeng tutukan mo ng baril at papirmahin mo. Hindi naman maging valid yun. So, wala ka magawa kasi signing a document is a voluntary act. So, di ba, pag ayaw, piling-pilingan. Parang pagmamahal din yan, parang talent din yan, parang gerbom din yan, pag ayaw. Oh, ngayon. Mag-aantay ka talaga. Kung ayaw talaga nila, wala kang magagawa. Aantay mo talagang maging gusto nila. Umirma sa kamangyayari ang lahat-lahat. True. Ganon. Correct. Nakakalungkot, no? Yung paano talaga kung ayaw talaga nila. Kasi baka hindi nila naintindihan yung ano yung magiging mangyayari pag may extrajudicial party settlement. Kasi nga, yung extrajudicial settlement, ayaw nilang isi-settle nila out of court. Meaning, yung pinag-usapan nila, yun. Kaso baka ayaw ng mga kapatid mo na yun ang hatian. Kasi they expect more or they want equal. Kasi minsan ganun nangyayari eh. Yung isang close sa magulang, nung na-tegi, konti lang yung properties, gusto ang pinag ng isa. Parang ganun ang nangyayari. Gusto ang pinag ng isa o kaya gusto man lamang nung isa or hindi naman panlama. Kasi minsan yung anak na yon siya yung nag-alaga, siya yung nag-gumastos dun sa pagkamatay, dun sa pag-ospital. Tapos biglang pagkamatay na, doon na yung ibang kapatid na nung panahon na nagkakasakit, hindi mo naman matawag-tawag kasi busy. Tapos biglang, Mama! Papa! Ay, paano kayo? Kung di ba gano'n? Tapos muna ba? Nung hospital bills pa. Wala kayong ano, parang wala kayong mga, pag hindi kayong apektado, biglang namatay na, kayo na. Kayo? Anak na ulit. Kayo mga ganun ba? Hindi mo naman kasi mapigilan yung mga feelings na ganun. Mm-hmm. Pagpamilya kasi, pag kayo lang magkakapatid, walang problema yon. Magbibigayan kayo. Pag magkakapatid kayo eh. Pero pag nag-asawa na yan, may ibang katabi na yan sa kama, may isang bibig na naka-sul. Oo, mag-iiba talaga yan. Bang may anak na, may ibang interest yan. So, sinasabi ko sa mga kapatid, while you are still together, na wala pa may asawa sa inyo, isettle na yan dapat yung isettle. Kasi pag nag-asawa na, at nakapag-asawa ng madugas, good luck. Ayun. Gugulo yan. Doon magsimula eh, no? Lahat-lahat. Kahit gano'n pa close yan. Pag meron ng ganyan, ay wala na. Magpapatayan na yan. Babati lang po ako, attorney. Becky Katapag, you're so beautiful, Minerva. Ayan, sabi. Thank you. Si Ignacio, hello. Delaney, hala. Lacre, Wenife. Ayan. Si Perla Hernandez, si Lito de Guzman. Ayan.
Salamat daw po, sabi ni Paradise. At siyempre, si Deb, may sinasabi siya sa iyo, oh, si Deb Lopez. Hi, Attorney Bruce. I'm a trans and I really admire your wit and intelligence. Sobrang nakakahanga at nakakabilib. Lahat ng lumalabas, bibig mo ay full of sense. Because of, I wanted to become a lawyer too. True, I'm currently an IT person by profession. God bless po and keep safe, di ba? Alam mo, when I was doing, nung nagpa-pageant ako, palagi ko sinasabi sa mga, kasi di ba, pag patanda ka na sa pageant, mga nasa ripe old age of 26, 25, di ba, patanda ka na dun eh. May mga umuusbo na bagong peki. Sinasabi ko sa kanila talaga, never forget your education. Kasi yung beauty natin, hindi lahat makakasustain na maganda ka forever hanggang above 50. Yung mga walang access sa Botox, yung mga ganun, hindi talaga nila nasusustain yan. Pero ang nasusustain mo, yung utak mo. Kasi itong utak mo, patagal ng patagal, padami ng padami yung experiences mo, pataba ng pataba. Hindi naman konti lang tumatad ng paurong. So yung utak mo, padami ng padami yung nalalaman, patalino ng patalino. So sinasabi ko sa mga Becky na, kahit naman trans, kahit naman may mga Becky lang tayo, sinasabi ko lang, kasi I don't want to hype myself up, pero at the end of the day, we have an obligation to ourselves and to our community na kailangan tayong we also be the best citizens that we can be para hindi tayo titignan nilang liability. Ang pinakamasakit sa isang LGBT, yung titignan kang pabigat. Masakit din sa atin. Kaya tayo di ba nag-overcompensate tayo na nagbibigay tayo kahit hindi tayo hinihingan. Nahihinganak tayo over and above everything kasi nga we grew up with this feeling na we are not enough, we are not hindi tayo tama, pinanganak tayong mali. So kailangan natin iano po nang pagmamahal, pagsasakripisyo. Tayo na natira, tayo ng old maid, kahit na old maid pula ng lipstick, wala kang pakialam, di ba? Yung mga lahat ng pamangkin mo, kahit na mag-aasawa yan, alam mo hindi sa'yo, papaaralin mo. Good provider of a bed. Hindi ka papansinin, di ba? Pero ginagawa mo yun kasi gusto mo maging, ayaw mo maging pabigat. Kasi, nakipil mo pag laki mo na pabigat ka eh. Na parang, may anak ang bakla, kawawa ka naman. Yung mga ganung bagay pa. Ngayon, kasi pag may anak ang bakla, ang swerte mo naman kasi yan ang masisipag yan. Masisipag. Yan parang, so, obligado na agad mo magiging katulong? Kaya ganun ang mga. Doon ako lang, taka muna, bakit ako magiging katulong? Nagabantayin ako ah. Magkakapera ako, may nurse na magbabantayin yan. Yung nurse, nakatrans ba ako? Na nalaroon yun ang ganyan. O, yun. Sabi ni Rito de Guzman, ang ganda-ganda ni Attorney Bruce. Pakibati kay Lenny Lorenzana Aguas. Ayan. Lenny Lorenzana Aguas, hello. Ayan. You are beautiful watching California. Ay, si Della Nehala. Oh, iba din. July, panginig man ng K-pop arts. Maraming salamat. Sabi niya, Melissa Agua, mabuhay ang chika pa more. At si Attorney Bruce. Ito yung kaibigan ko, negosyante ito, Brentley, kaibigan ko to, siya kukunin ko pag nagka-problema ako, hindi siya etchusera. Oh. hindi lahat ng ginagawa, parang tinatanggap ko, kasi nga, minsan yung iba, parang, pag tinanong mo, napaka-liit ng problema, na pwedeng, ito na lang gagawin mo kapatid. Hindi sila sa akin kung ganun. Kasi nga, at the end of the day, hindi naman lahat korte talaga ang puntahan eh. So, para sa akin yung pag-abogado, hindi yun yung parang korte lahat. Diba? You have hanggang to... Hanggang mag-serve mo siya, nanginginig ko kaya mo sa korte. Yan. Yes. So, for example, pride lang yung mga pinag-alalaman. Pride lang yan din. I-iri mo na lang. Diba? Isang bo-or lang sa bahay, tapos na yan, wala ka ng problema niyan. Tinawag lang kasi akong pokpok. Kasi minsan ng mga Pilipino attorney, 'di ba? May mga ugali tayo na nag-aantay tayo ng mataas na tao magsalita sa atin para natin ma-realize na kailangan attorney talaga magsabi ng sabi ni attorney. Pero ganoon mga Pilipino. Nakita mo ano ko petty ang sinasabi mo? Yung mga ganoon, yung parang bilit-galit ako. Bakit naman sinabi sa'yo? Sila yung pokok ako. Mas makati pa ako sa higat. Ito lang yan ha, yung kalaban mo, nuknu ka ng landi yun. Saan ka nagkakilala? Sa landian. Girl, alam mo po kung pokpok siya, pokpok, pareho kayo dalawa.
you call it a compliment, na at least acknowledge nyo pareho kayo. Huwag kayong magalit. Siya, baka pareho. Ayaw, ano pinag-awayan nyo? Yung ano, yung lalaki? Ang ending mo, nagkakaibigan ulit sila. Diba? Ayaw na ka, diba? Eh, paano pa na-kortehan na yan? Baka ako pa-awayan ng dalawa. Diba? Teka, minsan kasi iba, minsan kasi sometimes, yung na-hurt tayo sa totoo. Minsan ganun. Kaya, kagalit. Kaya tama rin naman yan na hanggat naaayos mo na bakit mo kailangan gumastos pa na napakalaki, mag-aano po matagal pay mo ng paliwanagan mo ng bonggang-bongga yung kliyente mo para wala na lang kaso, di ba? Sinabihan, ako, ano ako eh, sinasabi ko sa kliyente, magiging kliyente ko na tatapatin kita, hindi kita bobo, hindi kita i-echosin. Kasi kung gusto ko ng pera mo, i-echosin kita. Bibenta ko lahat. Ay, kailangan, yan! Gawin natin. Makakaanap ako ng 7 kaso sa isang problema mo, sa totoo lang, pero hindi naman kasi maganda yun eh. Kasi ini-encourage mo naman yung tao na maging negative sa buhay. Kasi alam mo, pag ini-encourage mo yun, maging matatalo siya nun, sira ang, ano mo, sira yung, ano mo, reputasyon mo, sira din yung tao, no, pagkatao ng tao, kasi he or she will not believe in the legal system anymore. Kasi binenta mo sa kanya yung idea na may justice, pero wala naman pala kasi yung kanyang ginawa, eh, napakawalang kwenta na hindi naman dapat tinuputa doon na pwede namang ayusin. Diba? Yan si Attorney Bruce. Eto na mga pagbati sa iyo. Sabi ni Audrey Narvaez, sabi niya, ang galing-galing talaga ni Attorney Bruce Rivera. Grabe. Si Kuya, si Ate Audrey na ano ko, parang ate ko na yan sa ano, na minsan nakakalimutan ko na kasi yung OG ang susunod na apelyido, yung ibang OG ang naiisip ko, kaya hindi mali, sorry Kuya OG, love you. Yeah. Ang ganda ni Attorney Hawig talaga ni Jasha Padilla. May nanonood dito, watching from Hong Kong. Oh, di ba? Ako lang nag-makeup dito nga. Wala. Si Wenwen kasi ano, nag-umalis. So, ako lang nag-makeup dito kasi may pictorial ngayon. May pictorial kang pagkatapos dito. Ay, kamukha niya si Jasha Padilla, sabi ni Bri-Bril. Oh, di ba? At ito si Deb, ha? Si Deb sa, I graduated cum laude attorney, by the way, because I treasure education so much. Kaya super hanga ako sa'yo. Ito kasi yung magiging alas natin na mambabatas, sa mga mambabastos at mangliliit sa mga katulad natin. Perfect. Diba? Yeah, cum laude. Ako, I graduated also magna cum laude, almost summa. Yung, ano, kasi nakakatawa. Ayaw nila kasi ako maging number one graduate sa school namin. Parang takot sila sa pagbakla. Kasi alam nila ng GS from, nag-down talaga ako, naloka sila eh. So akala nila magwawala ako sa graduation, takot sila. Pero kaya dami nilang ginawang paraan. Pero at the end of the day, ako pa rin ang na yun, mas maganda yun yung parang makita nila na ay may bakla pa lang ganun. Kasi kahit ayaw natin aminin, mababa talaga tingin sa atin eh. Mababa talaga. Lalo dati ha, dati. Pero ngayon unti-unti kasi na. Kasi may mga tao na nakikita natin na umuusbong na ganun, pero ano pa rin tayo, typecast pa rin tayo, parang pag ganyan, pag girl ka hindi ka pwede maging ganito. Ang ano nga natin dito, ang Radyo 5, ang brave na nila na Ellen. Ganitong forma, ganitong gulma, news anchor, parang ganun, yung parang hindi yung parang nagkukunwaring oh, hindi ka nila hinusgahan kaila sa kaalamanan mo, napakahusay mo, napakatalino mo. Doon ka dapat nila hangaan, hindi ka sa, 'di ba? Sana. Di masaya. Actually totoo 'yon. Natutuwa ako sa Radyo 5 kaya nga sabi ko eh parang open-minded ka. Hindi ko naman sinasabi na yung ibang networks hindi naman nag-attempt na kunin ako, pero ang TV5 talaga yung nagbigay, ang Radyo 5 talaga yung nagbigay ng actual concept na yung alam mo yung hindi ka lang guess, hindi ka lang ano, parang ganun. Hindi ka lang pang ano, pang pantapal, kumbaga yung parang kang palabok na ikaw yung isa sa mga ingredients. Ikaw talaga yung bihon, yung ganun. Diba? So, na-shock ako. Hindi ko nga iniisip na prime time. Hindi ko iniisip yung nalaman ko. Oh, laki pa ang bigat pala nito. So, na-stress ako noon. Pero at the end of the day, sabi ko, basta magtagal kami ng more than 2 years or kahit na 1 year lang, hindi kami maalis dito, ay okay to. Kasi walang show na gays na political in character na nagtagal ng more than 6 months. Kahit sabi ng station pa yan, yung dating station, mayroon silang isang TV show na ganun, hindi nagtagal. Kasi ang tingin lang nila, pagbakla, katatawanan, game show, variety, eto hindi.
iba. Sobrang kakaiba. Kaya iba ang datingan nyo talaga, eh, attorney. Kaya eto na, mga pagbati sa ito, oh. Ay, si Brent, yung kaibigan ko, sobrang naman, mga papuri. Eto, to. Si Brent, wait. Oo, Romel, paganda ng paganda ang show mo. I love you, Brent. Thank you, Brent. Oh, diba? Attorney, sabi ni Perla, Attorney Bruce, you make a lot of sense. Brain and beauty. Oh, iba din. Thank you. Actually, ano, sinasabi ko na sa Bojack, eh. Kami sa Bojack, hindi lang kami politika, ha. We can do, oh, lahat ng LGBT component, may alam namin, beauty pageant, art, entertainment. Kaya nga, di ba, manotice mo, iba-iba yung pinag-uusapan namin doon. Yan yung component ng LGBT. Part of it is political. Kasi we are a political being. So hindi mo pwedeng iwala yung politika sa pagiging Becky. Importante, mapolitika tayo, eh. Si Tita Rexy, maring Lourdes, thanks for watching to my friend Ronald Chica. Thank you, Tita Rexy. Salamat talaga. Alam mo, babasa na lang tayo ng isa. Siguro, babasa na lang tayo isa. Mago tayo, kasi kawawa naman si Atoria. Ang dami niya nang binigay na ano, no? O... eto ma, mga papuri na lang. Beauty and Brain, si Attorney Bruce. Sally Giguchi. Oh. Wow, thank you, Sally, ha. Alam mo, nakakata yung Beauty and Brains. Kasi, di ba parang, triple B, Beauty, Body, and Brains. No, as a pageant lang. Because I have the three Bs. Oh, di ba? Ito from Singapore, Attorney. Hello, Attorney Bruce. Nanonood akong Ball Jack dahil sa'yo. Oh, di ba? Thank you. Laarn, Pepito, ibang atake sa Ball Jack. Grabe. Sana may bago kay Pictorial sa Ball Jack. Jeffrey Godinez. Hindi ko alam. Sana meron. Makakatuna ako sa Ball Jack kasi ano, minsan hindi kami nagkakasundo. Minsan mag-aaway kami. Minsan mag-visit ako. May mag-visit. Eh, adjust-adjust lang. Minsan mag-galit ka. Ano, ganun. Pero tao kasi kami lahat, eh. Kaya yes. Sabi ni Shasha, di ba ako'y tao lang na nadadara ang natutuksurin? Kaya yun. Ayun na. Isa nang balik ka. Ito si Jeff Jersin at Attorney House, Mommy Lorna, Attorney Bruce. Malandi pa rin, joke. Ano, nasa Cebu may ginagawang ano, may ginagawang mga bagay-bagay kasi may mga project ata siya na kailangan niyang ano tapusin. At saka, yung nanay ko naman, nanay ko, si Tidor yan. Paano ko magmahal? Ganun din yung nanay ko. Kaya pag may mga kalokohan ako sa pag-ibig, sabihan, anak kasi kita, eh. Mga ganun. Yan. Eto na, si Serena G. Salazar. Balansi po kayo, Attorney Bruce. Thank you so much po. At from Australia, nakaka-proud si Attorney Bruce. Oh, salamat. Si Anna, ang saya. Thank you, Attorney. Ay, salamat. Thank you. Pero alam mo, Attorney, magpapasalamat ako sa iyo, ha, kasi sobrang pagod na pagod ka na. Alam mo, siguro magkakaroon tayo ng parto nito. Sobra. Oo. Oh, oh. Alam mo, alam mo, pagkwentuhan lang ako problema. Hindi ako hindi sa kwentuhan kasi syempre, ako kasi ano, natural ako na gusto ko magturo. Alam mo, parang pinalaki ako. Lola ko kasi yung aking idol, yung lola ko, principal yun. Nung nagsimula yung Girl Scout, ako yung pinakauna yung Girl Scout, ako yung pinakauna yung brownie niya. Nakakaloka. Diba? Kaya nakita ko, gusto ko maging teacher. Kaya nung naging abogado ako, parang hindi kompleto. Kasi turo pa rin talaga ako. Tapos na-realize ko, may mas malaking classroom. Media, o kaya social media, nagsimula. So sabi ko, ay maganda to. Kasi, sa totoo lang, yung mga likes, hindi naman ako natutuwa sa mga likes kung madami, eh, hindi naman. Pero, nakikita mo yung, minsan pag malungkot ka, may mag-detect sa'yo, may mag-message sa'yo na, alam mo, ikaw yung ganito, ikaw yung nakakawala ng ano. Pala, kabaklaan mo sa kanila. Mm-hmm. So, parang sa akin, wala natin yung kabaklaan na yun, pero may effect sa kanila. Nakakatuwa. Yun talaga yung nakukuha kong validation. Kahit walang pera, kapatid. Nakakatuwa. Yes. Alam mo, Attorney, at ako sobrang salamat, binago mo ngayon ang gabi ng mga nag-FB Live. Kaya sana sa mga LGBTQ na nanonood, alam nyo, supportahan natin lahat ng mga pula na nagpupursige na maalimun ang mga taong nalulungal.
Ang dami kong binabantayan ha. Like ikaw, si ano Mat, si Matmat at kami partner siya, si Poca Rafael, si Alberto Foderanan. Ang dami nagla-live na ano na mga beki na natut na nakakatuwa kasi minsan yung wala lang kabaklaan lang, yung ganoon pa just be careful lang tayo sa mga sasabihin natin kasi minsan it takes a, may wrong message na lalabas pero generally ang galing ng mga beki. Kaya support lang tayo mga kapatid. Attorney, maraming maraming salamat sa iyo. Sobrang salamat sa iyo. Ang buong chika pa mo at lahat dito ng viewers, nagpapasalamat. Ito, babasahin ko lang ito si Ray R. from Canada, Winnipeg. Ito, sabi ni Ray R., ito ang isa sa pinakamabuluhang show so far. Mabuhay ka, Attorney Bruce. Na-meet kita nung first day mo pa lang sa Balljack, January 2018. Pinakilala ka ni Nanay Christy. Oh, of course, ano, so aside from Balljack, mayroon akong Red Lips Chronicles. Alam nyo, ano yan, eh, bukas naman yun sa akin, 9 p.m. din. Ano lang naman sa akin, kabaklaan lang din, once a week lang yun. Bukas baka I will talk about how to do your own makeup and how to, mga bagay na walang mga kabuluhan sa iba, para sa akin, sa mga Becky may kabuluhan, pageant to. Ayan. Cebuano daw po ba kayo, attorney? Cebuano na ba kayo? Cebuano kayo? Educate ko sa tanang mga ato mga kaigsuunan sa syudad sa Cebu, sa Davao, sa ubang nasod. Ang mga gwapo-gwapo, mga gahigdila, ng mga Wisaya. May gabi kaniyang tanan, mga kaigsuunan. Ang saya, attorney. Sana hindi ito ang last mo pag nagchikahan tayo. Dahil sa'yo, sobra. Alam mo, nararamdaman ko, attorney, pagkatapos to, meron ako mga kaibigan at nakikita kanila ngayon na pwede palang imbitahan si attorney. Diba? Actually, akala talaga nila parang dikahon ako. Akala nila parang ma-arte yan. Kailangan mo siguro isakay sa ganyan. Hindi eh. Naluloko nga sila na kumakain ako sa, nakaupo sa daan. Ganun. Kasi normal lang, before the attorney, before the this, Diyos ko, baklang kali ako kapatid, baklang kali ako. Totoo kaya mas lalo ang matalino, kasi pinaghalo na yung kali at loob. Yeah, yung parang, alam mo kung, pag may tumigil na kotse, alam mo kung paano umakit, di ba? Yung parang, alam mo kung, yung iba natatakot ako, hindi, makapera ko. Di ba? Ito na from Japan. Hindi kasalanan pag binayaran ka. Kasalanan sa tao na nakahanap ng alaga sa iyo na binabayaran ka. Problema nila yun. Ayun na. Si Modesta Kigisawa, attorney from Japan. Ito, ang dami ko talaga natutunan sa iyo, attorney Bruce. Maraming salamat po. Yes. Proud po. Nandito ang daming proud. Sa inyo pong lahat na Chika Pamor at sa lahat po ng bago dito, nako, supportahan po natin si attorney sa kanyang, ano nga yung attorney, sabihin mo, panonoorin ka namin lahat. Red Lips Chronicles. Of course, Balljack. Everyday po yan. Radio 5, pero times that eh, hindi ko pa kailangan masabi, hindi ko pa masabi. Pero yung Red Lips ko, pag naglipat na kami, kasi parang 9 to 11 yon every Saturdays lang. Ang nakagawa na ako ng interview si Sarah Balabaga, nakagawa na ako ng interview with yung mga beauty queens ng Cebu. Gumawa ako ng 3-part na series tungkol sa buhay ko. Sa akin, pwede yung panuorin ulit yon yung talagang buong buhay ko. Nakakaloka yung iba. So, syempre, ganun lang. Oh. Wala lang, kwentuhan lang. Talking sense to some people. Kasi minsan, yung iba, nakukuha lang naman nila, una yung usapang bakla, usapang junjun, yung mga ganun ba? Natutuwa sila sa take ko, sa mga relasyon, sa sex. Parang, at saka ikaw lang yan, attorney, ikaw lang talaga, ikaw lang, nag-iisa kang attorney Bruce Rivera ng telebisyon at radyo. Kaya sabi ni Gayson Magdadaro, taga TV5, Idol Bruce Rivera, bet ko po ang malachunli na ganap tonight. Di ba? Okay. Kung hindi ako nagkaroon ng existential crisis na parang matatagal ba kami? Ano ba kami? Ganun-ganun. Hindi ako, kasi di ba nung oo, nung lockdown, naka-feel ako na parang nawala yung pagkabakla ako. Naging parang hindi ako nag-makeup, wala na, hindi na ako nag-aayos. Parang nakalimutan. Depression! Gusto mo na ng mga tao yung kabaklaan ko. Akala ko parang
mag-effort pa ako, di ba, manunood. Iba yung ganun. Na-release na lang ako pala talaga yung, ah, okay, maganda yung pinapanood mo. Maganda din yung naririnig nila kahit pa paano nakatulong. After hey, all, hey, entertainment pa rin at the end of the day. Kasi, di ba, kung singer, alam mo, magandang boses, pero hindi naman kagwapuan o kagandaan, hindi ka rin manunood. Hindi ka lang. Hindi ka manunood. So, with that, attorney, maraming maraming pong salamat sa iyo, attorney. Sana kayo yung movies nila, dalawa kayong dalawa. Kayo kasi yung ano ko eh. Kayo afternoon delight ko. thank you talaga, attorney. God bless you more. At nakuha nga namin ang yung, sana dumami pa ang yung mga projects. Yan. Pray natin lahat yan. Para kayo ng pera, pera. Mabasa sa patay. Lahat, kaya kong gawin. O, kaya, okay lang, go lang. thank you po. Attorney, last nga, attorney, magpaalam ka na sa ating mga nanood sa ating ngayong gabi. Oo, ito naman sa mga parokyano ni Chica Pamor, di ba? Alam mo, padami ng padami ang ating mga kakompetensya, pero hindi ito kompetensya, ang tawag dito putahe. Hindi okay. Ibig sabihin na, Chica Pamor ka lang, ito ka lang, hindi kaya titikim ng iba. Kasi kaming lahat ay bukas sa lahat ng gustong kumain. Kaya kain pa mo at Chica Pamor. Thank you, attorney! Maraming salamat. Love you! Ayan, mga kaibigan, marami pong salamat sa inyong lahat. Attorney Bruce Rivera, thank you, Bert. Napakatalino. Sobra. The best. Number one. Thank you, salamat. At batiin ko na lang sa mga to. Si Margarita Casimiro Abios, sunod ulit ha, live. Thank you, Long Heritosa. Salamat po. Perla, pak na pak. Ang galing, Attorney Bruce. Salamat sa makabuluhang information. God bless. Kailangan po ang part 2. Yes. Sa lahat po nandito ngayon sa 100 plus, mag-subscribe naman po kayo sa aking Romel Chica Network, tsaka sa aking IG Romel Chica, at tsaka sali po kayong lahat. Yes. Thank you very much po sa inyo. With that, mga kaibigan, marami pong salamat sa talagang walang bumitiw. Sobra. Salamat po sa inyong lahat. Thank you, Jeka Ortega. Congrats sa nag-iisang Romel Chica Villamor. Wow, Jeka, salamat. Thank you very much. Sino-sino pa? Babatiin ko na lang ito, nakakahiya sa inyo. Hindi ko kayo masyado. Kailangan po ng sulod. Nag-e-enjoy po ako. Nako, abangan po ninyo. Marami po tayo mga naka-line up na gagawing pagbabago ito. B. Torres, pabati rin, Mengay. Yes. Thank you so much. Napakasayang gabi. Sobra. Sali Kiguchi. Thank you, Sir Romel. Walang anuman. You're welcome. Joel Corpus. Thank you. Jiro. Thank you very much. At syempre, at dahil dyan, tatapusin natin ang show natin sa isang napakaganda na para... Ah, yes, Gayson. Maraming salamat. Thank you. Para po sa inyo itong lahat. Thank you very much. Yes, mag-subscribe po kayo sa aking Romel Chica Network at saka sa aking IG Romel Chica. Thank you very much. Jap Jorsin, thank you. At syempre, thank you, Attorney Bruce Bonggang Rivera. Thank you very much. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and hear their land. Lord, thank you, Bruce Rivera. Attorney, salamat po. Forgive our sin and heal our broken.
Thank you. Walang sawang pasasalamat, Attorney Bruce Rivera. Thank you very much. At Chika Pamor, maraming salamat. Thank you very much po sa inyong lahat. Again and again, Attorney Bruce Rivera. Thank you very much po. Salamat po sa uulitin. Thank you, Brentley. Salamat sa iyo. Nakakatuwa yung mga ano nyo. Sobra, sobra nakakatuwa. Pagagandahin pa natin talaga ang ating Chika Pamor. More power, Chika Pamor. And also to you, Meme. God bless. Salamat po sa inyong lahat. Love you. Mwah. Mwah, mwah. Thank you.